continues, and Mike going up against a double team, Jeffrey Moore, and has access to the bucket. Watch yourself on that normal replay of that last bit of action. Was Juan Fernandez actually wanting to take off the aggressive pass to Jaworski? We're crossing the twilight zone. That's an eternity of basketball ahead of us. It's been 2 years since we started the Pasig River Cleanup and Dredging Project. Before that, we were doing the Sulyahan River Cleanup Project in 2020. For Pasig River, Misarang is allocating 2 billion pesos to clean up the river. We are pleased to report that so far for the past 2 years that we have been cleaning up, we have already removed about 1.3 million metric tons of silt and waste in both Pasig River and San Juan River. And we have already covered more than 22 kilometers of the 27 kilometers of Pasig River. And here, more than 5.4 kilometers of San Juan River. So our focus was really more on the shallow areas of both the rivers. Importante yung talaga dredging. Pero mo, 1 meter lang, ilalagyan mo tubig. Paano hindi aapaw dito sa lupain? Kaya yun ang isang problema. Tara, napakagaling ang San Miguel sa tulong para sa taong bayan. Last 2 years, medyo mababaw na lang. Walang gaanong problema. Hindi pa nag-dredging dito ang San Miguel. Binabaha dati, pero ngayon wala na, ma'am. Hindi na masyadong mataas ang tubig. Wala na masyado kaming pangamba dito. Ang mga ganda na collective efforts, we really can solve this problem. Kasi economically, uplift the livelihoods of the poor and the rich. Para magpantay-pantay, ayos lahat para kaginhawa for everyone. We're almost nearing the completion of the river cleanup here in Pasig River and San Juan River. We are targeting to finish by July or August of this year. Our aim to contribute to the community that San Miguel is able to, you know, help in the, not only in terms of reducing river pollution, but also to increase the water holding capacity of the river so that we can mitigate flooding in the future. Ito na po ang Eternity of Basketball. Happy New Year, everybody! We're back! Happy New Year! For 2024, and this is our first episode, and we're part of the Globally Ballin Network. Check out globallyballin.com for original articles, audio, and video projects, and all the shows and social media of the Globally Ballin Network. Most popular episodes, guys, umakit na sa number one si Bogs Adornado. He's at number one, all the way down to Yoyo Villamin. Daming Crispa, may ibang Toyota dyan, saka San Miguel na rin. Sama-sama, Globally Ballin is on X, on Twitter. You can you can catch the show live right now on the Twitter page of Globally Ballin, or the X page of Globally Ballin. Linktree.com/Globally Ballin is the link you need for easy access to all of that. So here we are. Once again, I'm Charlie Cuna. Noel Zarate is with us. Sid Ventura as well, the three. And we welcome everybody to the 2024 edition of An Eternity of Basketball. And we're excited because when we say we're going to start with a bang, you know, that's what we're going to do today, because our guest became one of the toughest, roughest defenders in the PBA. He was a hero of the NCAA Finals in 1991. Everybody remembers him. He was in the news recently because his team made it to the finals again in the NCAA. We're going to hear his story. His story not just of basketball, but of conversion as well and salvation. So we're going to talk about that with our guest. Let's bring him in right now from the Mapua Cardinals. And of course, Ginebra star ito. Benny Cheng, welcome to the show, Benny. Thank you, Charlie, Sid, Noel. Salamat po sa iyong invitation. It's a privilege na andito sa Eternal Basketball. Maraming salamat at tinanggap mo ang aming invitation. As we agreed earlier, no, Noel, na-agree natin kay Benny. Benny, let's start off with a prayer para let's do it the right way. Gawin na natin. Okay. Okay. Lord, thank you for this day. Thank you, Lord, that opportunity to visit, Lord, serve you sa Eternity Basketball. May you continue to lead us. Give us the grace and mercy. Thank you, Lord, for your love and grace, Lord. May you continue to lead us all the way, Lord, in Jesus Christ our Lord. Amen. 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 Yeah. That's the tone for us sa araw na ito. This is episode 203 with Mr. Benny Cheng. Benny, paano ka na umpisa sa basketball? Sino nag-introduce sa'yo sa sport na ito?
I start basketball when my brother Wilson invite me to a game, championship game yata sa Chinese League. Siguro mga grade 5 or grade 6 yun. So doon nakita ko nagbabasket, maraming nagpapalakpak, maraming maraming nanonood. So sabi ko gusto ko maging basketball player. Then naalala ko yung first year high school ko. Gusto mag-tryout. Hindi ako nakuha. So, may mga game nun. Kasi may mga game, kailangan mo magbayad. Eh, wala naman akong pera eh. So, sabi ng coach, meron dito, front seat dito ka. Puka dito. Every game, andito ka. Naging water boy ako. Naging water boy ako eh. Nagbibigay ng tuwalya, tubig. 1 year yun. Pero 1 year, nagpa-practice din ako. Then, second year, nag-practice ako. Doon, nakuha na ako. Nakapaglaro na ako ng sinasabi ng Tionglian basketball. Tionglian. Doon ako nagpa-basketball. Pero sa sobrang sipag ko, determination ko, naging six man ako. Pag meron napagod, ako pinapasok. Then, naalala ko doon sa mga Chinese newspaper. Doon na ako na napipicture na ako. Then, after that, na nagkaroon ng walkout. So, third year, fourth year, dapat mag-stay pa rin ako. Naglaro sa ibang school sana. Pero I stay to the school. I play for the mga leagues, mga Pika'a, yung mga Chinese league. So, doon ako dahan-dahan na na-mold na. Doon ako dahan-dahan na mold. Malaki ka na dati. Matangkad ka na dati. Ayan, same question ba? Matangkad ka na ba dati for your for your age? I think mga nasa 5'8 yata ako, 5'9. Pero alam ko, coaching na ako, naging 5'11. Yeah. Okay. So medyo malaki ka na. Anong laro mo? Forward or center na agad? Ay, hindi. Sentro na ako. Kasi ko na sentro na eh. Pero nung nag-pro ka, mga 6'3 ka na, no? 6'4, gano'n? Mga 6'3 na ako. 6'3 o 6'2. So, nung college, tumangkad ka pa? Kasi kung 5'11 ka ng fourth year, nung college, tumangkad ka pa ng mga 4 inches? 3 inches. Mga 3 inches pa. So, yun. Yung laro ko sa high school, talagang experience talaga. Talagang marami yung natutunan sa mga kapwa ko, mga Chinese din. Kasi mga maraming talented ng mga Chinese. Exactly. Kasi sabihin ko, very competitive yung mga Chinese league na yan. Di ba? Actually, matagal na hindi natuloy yung Tionglian, di ba? Dahil medyo sobrang competitive. Pero bubuhayin nga raw. I heard bubuhayin daw, I think, this year or next year. So this, ganyan nga nakakatawa nga na si Coach Beto invite me sa parang yun ang papalit yata sa January 27. So, he invite me to speak also. So, I'm so grateful. Ah, so, meron ka rin, okay, on 27. So, there's a league that's gonna start. Yung question niya, sabi mo nga, so medyo lumalabas ka na sa mga dyaryo, mga Chinese newspapers. So, may sikat ka na, syempre. So, maganda yung laro mo. Paano ka na-recruit sa Mapua? Ay, kasi mangyari si... kasama ko rin sa... bago naglaro, mayroong player sa... high school din, kabats niya. Naglaro si Mapua, si Edo Uy, si Mapua. Kasama ni Alvin yun eh. So, fourth year pa na ako, nag-tryout na ako sa Mapua. At, tama na, bago yan. So, bago mag-graduate, nag-tryout na ako sa Mapua. So, doon ako nag-tryout ako, nakita ko na mukhang gagamitin ako dito kasi babad ako dito. Kasi gusto ko yung naglaro ko, ayaw kong nakaupo ko. Pwede rin ako mag-try out sa iba, makukuha ko, pero hindi naman gagamitin. So, first year, second year, talaga, gamit na gamit ako. So, wala nang ibang nag-recruit sa'yo? Wala nang ibang nag-recruit sa'yo na school after your Tionglian days? Wala, kasi mga usually, dati kasi, try out ka talaga, wala nang ma-recruit-recruit rin. Okay. Sino mga kasama mo? Sino kasabay mo sa sa Mapua? Mapua sila. Sino yung mga sikat doon? Yung pumasok ka doon, sino yung mga parang star nila na sumama ka sa kanila?
Actually, wala na kasi si Adapt, si Alvin dapat doon, pero si Alvin umangat na. Ay, anong year pala ito, Benny, nung nagpumasok ang Mapua? 87? 1987, tama. 1987. Ah, kabatch pala tayo ng college. Lahat tayo magkakabatch. Hello. 87 din ako ng college. Pero talagang Mapua ka lang talaga nag-try out o sumilip-silip ka rin sa iba? Sumisilip-silip din ako, pero nakita ko mga lineup, sabi ko, di ako gagamitin dito. Ano iba kayo? Anong mga schools yun? Mga letra, yung letran, talaga tinignan ko rin, sabi ko. Kasi yung mga kasama ko, bago yung high school, siya, pumunta sila doon, naglaro. So, nakita ko, hindi ginagamit eh. So, sabi ko, mahirap dito ako sa Mapua. Oh, ano nangyari? Nawala yung video mo, Benny. Ayan. So, Mapua na nga napili mo. I think, guys, it's time. Pasok na tayo. Yeah. I think it's time we enter the time capsule. Aaron, are we ready with the time capsule? Time capsule is a series of photos. May mga photos na hinanda si Sid, no, para sa show natin. Let's enter the time capsule right now. It's photo number one. Speaking of Mapua, no, this is it. No, ito yung memories natin from the Mapua days. Benny Cheng with the outside jumper. Tinan mo naman kung ilan nakabantay sa kanya. Di ba? Dalawa. Oh, naka-double team. Talaga siya yung main man. The main man ka talaga dyan, Benny. Tapos, Kasulan niyo isa, kaya tinirahan niya eh. Oo, on the right side naman, nag-champion na kayo. So sabi mo nga, ginagamit ka na from day one. Anong sabi ng coach sa'yo? Anong instructions sa'yo? May special instructions ba yung coach sa'yo para dyan sa MIT stint mo? Sa MIT, yung bago nag-champion, talagang struggle pa kami. Kasi first year, naglaro ako sa kay Coach Trajano. Si Coach Trajano talaga kumuha sa akin. Okay. Tapos si Coach Ama, si Director ng Ama, talagang tinuturuan kami talaga. Tapos noon, second year, third year, fourth year, fifth year, kay Coach Joel na ako. So talagang marami kaming pinagdaanan din talaga sa hirap ko. Pero yung last year ko talaga, sinabi ni coach talagang, I need to be a leader. So talagang, alam mo yung lineup namin dun, alilit lang kami. Hindi niya expect na mag-champion pa kami ulit. Kasi yung sino sentro nyo nun? Sino sentro nyo nun, yung time na yon? Ako lang, tsaka si Reynolds, tsaka si George Baltasar. Tatlo lang kami umiikot. Sentro pa yun. Pero kamador ka sa labas. Ilan na nag-PBA doon sa champion team ng Mapua na yun, aside from you? De La Rosa. Ruben. De La Rosa lang yata. Alam ko, De La Rosa. Tapos kahit na si Kao, dalawa lang kayo. Mag-champion, di ba? I mean, ibig sabihin, mga ano talaga, destined kayo mag-champion nun, ng 91. Ang galing tira mo. Ang galing nga nung finals, di ba, Beda ang kalaban nila noon. And then sikat na sikat nun si Boy Beach, di ba, sa San Beda. Yeah. But there was no one else naman na nag-PBA rin dun sa San Beda team na yun, di ba? Boy Beach lang naman. O kaya nga, so talagang hindi superstars yung naglaban, pero umabot sa finals pareho. Ibig sabihin, magagaling yung mga teams talaga. Mm. Di ba? Kasi yung iba mga teams, may mga PBA players eh. May mga eventual PBA players, pero kayo hindi. So anyway, so sabi mo nga, struggle kayo sa umpisa, slowly gumaling kayo, Benny, till finally nga, nag-finals kayo couple of times, di ba? Nung later part ng career. Anong nag-improve sa team as the years went on? Yung gaya namin, camaraderie, pagsasama namin. Kasi yung nung time namin, yung nang time nun, talagang wala kaming janitor. Kung minsan may janitor. Kami naglilinis ng mga floor. Tapos, walang seniority talaga. Parang sama-sama kami. Pag kumain kami, kain kami sa labas. Pag si Coach Joel na mag-attend kami ng gas church, attend din kami lahat. So, lahat kami talagang intact kami. Parang magkakapatid kami. Hanggang ngayon talaga pag nakita kami, parang kaming may connection agad. Mabilis kaming makonect dahil kasi yung pinagsamahan namin dati talagang grabe talaga. Balikan natin yung championship game na yung kontra sa San Beda. Kayo ba yung Yamado nung time na yon? At tell us about your special performance mo. Kasi lahat ng comments na lumalabas dito, parating 1991, Viva Mapua.
talagang doon kanila naalala lahat eh. Mas naalala kanila sa Mapua kaysa sa Ginebra eh. actually kahapon, gusto ko sanang tago na lang, huwag na lang i-share sa iba, pero the Lord said share mo sa mga kapwa kong mga alumni. So nag-share ako sa Mapua Global, Mapua Nation. So sabi ko, please support me and support the channel also. So maybe some may pupunta. So yun talagang 1991 na talagang they support me talaga, support us to, through the hanggang ngayon. But is you, during your 5-year playing career sa NCAA, sino yung mga memorable na kamatchup mo from other schools? Ah, si Berhel. Si Berhel. JRC. Nabantay mo si Berhel. Berhel, si Bong Hawkins. Kumusta naman yun? Nabantay niyo yung dalawang yun. Anak, nabantay niyo ko naman. Yung gano'n siyempre, pagdating sa pro, iba na siyempre, iba na yung galaw. So, marami rin mga galing. Si Ruiz, Jing Ruiz. Ay, Jing Ruiz. Ruiz din. Letran din. So, marami siguro. Di ba, hindi ko na matandaan. Pero marami yung anong panahon na yun. Bunch of... Oh, nga pala, may nag-point out sa San Beda team pala na yun, si Merwin Castello rin nag-PBA. Yeah, may nag-comment. Nga pala. So, sila ni Boy Pitts. Ay, sa San Sebastian, no? Eugene Kilban, sabi mo. Sino pa ba sa nasa Baste noong time na yun? Well, sorry. Atras tayo ng konti. Chris Bade. Atras tayo ng konti, Benny. Nung player ka pa sa Chonglian, ganyan, sinong idol mo? Sinong inong idolo mo na PBA player, NBA player? Hindi namin natanong kanina. Ay, marami. Si Atoy, Philip Cesar, Idaben, Fernandez, si Coach Joe. Dami. Chris pa Toyota, no? Toyota Chris pa. Okay, naghalo mo na. Kasi manunod na talaga ako. Mahilig ko manunod ng basketball. So sabi ko, alam mo na, tandaan ko yung sa grade 6. So, yung, di ba, uso yung mga biodata. Sinunod ko, I want to be a PBA. Sinabi ko talaga, sino nilagay ko. Wow. So, talagang destiny talaga. Oo, galing ha. Nabanggit mo si Atoy, ano? Pero siyempre alam natin lahat siya yung isa sa mga talagang very famous na alumni ng Mapua. Dahil ba doon na naging idol mo siya o dahil sa shooting niya? Hindi lang yun. Sa Philippine cultural, doon din nag-aaral si Atoy. Yes. Oh. Same. So talagang pareho pala kayong ano, no? Path, high school, school and college. Same school sa cultural. Same school din sa Mapua. Talagang grabe talaga. So, talaga. Si Freddy yan. Kasama ko din. Idol ko rin mga yan. Dalawang naging VP. Abby King. Idol ko. Naging teammate mo pa si Abby later on, no? Nung rookie ka. Tama. Si Alvin, si Cap. Oh, siyempre. Di ba? Yan ang magagaling talaga dyan. Pero sa buong 5 years, nilaro mo sa Mapua? Yes. Nagbuong 5 years ko talaga doon. 5 years ako naglaro ng Mapua. So, siyempre, sikat ka talaga nung nag-hero ka nga, nung natira mo yung sa dulo, di ba? Everybody was talking about that. Eh. Benny Cheng, talagang naalala ko yun eh. Pati yung kuya ko, sabi ko, yung Benny Cheng nakashoot sa dulo. He was cheering for San Beda. Yung utol ko. Kaya sabi niya, galing ng Benny Cheng eh, nashoot niya eh, di ba? Tama ba? Inside the paint yung tira mo, yung memory ko, tama ba? Yung medyo parang pa-fade away ng konti? Actually, yung ang play talaga sa akin, then in the whole game, yung si Tadim, nag-open, diniretso niya. Na-miss niya, na-follow up ko, then na-shoot ko. Then na-shoot yun, may time pa eh, talagang hinahabol ko pa. Kala ko matalo kasi pinasbit. Nawala, na-pumble. So doon na kami nag-champion. So talagang hindi ko makalimutan yung 1991 hanggang ngayon. Hindi ka makalimutan ng lahat kasi yun yung unang mga comments sa mga tao nung pin-off namin na ikaw yung guest. 1991 talaga yung binabanggit nila lahat, di ba? Everybody remembers. Yun yung parang standout moment sa college career mo talaga yung... So nung dumating ka sa finals last year, lahat ng tao, ito na yung savior natin, dumating na. Na-inspire mo ba na? Pineptok mo ba yung Mapua team ngayon before that pivotal game 3? I encourage them talagang to play tough, hard.
kasi andito na sila eh. Pero mangyari yung sinabi ko, yung importante, yung foul shot nila, sabi ko. Kasi yung last two games, second game, may game. Actually, nag-eho yung kami nung time na yun, si Coach Joel, nagbibigay ng ₱100, ₱200. Basta gilang kami, nagko-contest kami. Tapos kung sino manalo, hindi naman ako namin. So talagang serious kami talaga. Then yun ang ginawa ko sa mga kay Coach Randy, nagbigay ko ng something konti. Sabi ko, yun ang practice yun dahil kasi yun ang importante, yung foul shot. Kasi yun ang magpapanalo sa inyo. So second game, makikita mo yung foul shot na talaga mababa. Tapos third game, ang daming points na wala. Kung na-shoot lang nila yung lahat yun, panalo yung lahat. Nalo. Benny, saan tong photo na to kinuha? Ano tong photo na to? Ha? Hindi, nakita namin. Gano'ng kabata. Gano'ng ka-cute si Ben. Si Boogie Olanyo, Cabrera, tapos hindi ko kabisado yun. Siguro nasagi kami niyan. Hindi ko alam kung nasa lipa kami niyan. Sa lipa. Pero magano ka bata yung tsura ni Benny dyan. Natotoy. Pero may San Miguel Pilsen na. Oh, Bill Pilsen. Bill Pilsen na agad. nung college ka ba, Benny, alam ko offensive ano ka. Isa sa may inaasahan sa opensa. Pero pagdating sa depensa, ano, two-way player ka ba nung college? Oo, two-way player ako. Depensa rin ako. Dahil kasi kasama ko si Reynolds. So talaga, banggaan kami talaga eh. Pero yung yun naglaro, sabi ni coach, huwag ka na masyadong magbabantay kasi para hindi ma-foul trouble. So, sa mga taas-taas na lang ako. So, kailangan nila ako. So, sa mga yan, huwag ka na magpa-foul. So, just steady lang. Ganun. So, talaga, na-limit yung foul ko. So, si Reynolds at si Baltasar talaga yung nagpupukpuk talaga. How ironic, okay. Ano, pagdating mo sa PBA, tagabantay ka ng import. Okay, parang bumaliktad niya yung role mo. Nag-iba talaga yung role mo. No? But, you know, but, so, eventually, you're playing dyan, yung batang-bata, nag-champion ka. Ano, kamukha ni JC Bonin eh. Oo nga eh. JC Bonin na yun natin. Bagets. Bagets pa iniisip. Diba? Saan ako ba yan? Hindi ko wala yan. Pakisend yan, mamaya. Sige, okay, padala ko sa'yo. Eh, wala eh. Nahanap ko lang eh. So, sabi ko, kailangan pakita natin. Si JC Bonin, si Aga Mulak eh. Diba? Mga ganong buhok nung araw. Mga 80s siguro to. No? May bangs pa talaga na ganun. Buti hindi naka-7, ha? Hindi naka-7 yan, ha? So, parang New Balance yung sapatos ba? Tama ba? Oo, di ba? I always ask this pag sa guest natin. Yung time ba na nasa NCAA ka, bawal maglaro sa PABL? O pwedeng isabay? Parang maglaro si Berhel eh. Yung alam ko bawal eh, pero late. Bawal oh. Pinayagan na rin dahil kasi yung sa UAP maraming naglaro. So, alam ko pinayagan kami. So, eventually na-recruit ka nga sa PABL din. Na-recruit ka rin ng PABL. So, yung ano yung unang team mo, 'di ba? RC tsaka casino ka naglaro. Alin na una? RC Cola. So, paano ka naman na-recruit doon? Dahil kila Coach Joel. Okay. Tapos, paano ka naman nag-landing sa casino? Si, kinikwento nga ni Coach Willie General, nagkita kami sa palengke nung isang araw, na naging player ka daw niya sa casino rubbing alcohol. Paano ka naman nag-landing kay Coach Willie General? Yung RC Cola, siguro mga 2 conference lang yata. Then, after that, na-disband. Then, kinuha ko ng casino rubbing alcohol. Sino so, makasabay mo nun sa casino? Yun yata yung next photo natin eh. I think that's our next photo, Aaron. Yeah, let's look at the next photo, Aaron, please. Oh, it's medyo blurred. Pero yeah, there you go. Medyo blurred. Just parang galit kayo lahat dito. Hindi ko alam kung bakit parang galit kayo eh. Second from the left, si Benny dyan. Boss Abad. Sino nasa likod mo? Mondarte. Luna. Sixto Mondarte. May nagsabi kasi Luna yung nasa likod. Si Erwin Luna nasa likod. Nagsabi kasi si Japet Aguilar yan. Sabi ko si Raul Luka ba? Hindi si Japet. Okay ha. Malaki si Japet yan. Sige, sige. Kwento mo yung sinasabi. RC Cola muna. Tapos for 2 conferences, di ba? Oo. So, RC Cola, kasama ko sila Bong Ravena, Bartolome, Tata Merced, si Banate. Talagang bago lang kami pero mangyari biglang kaming nawala eh. Then sabi ng management disband na.
So, nagkahiwa-hiwalay kami. Si Rios, kasama ko rin doon sa UP. Bert Rios. No, si Albert. Ah. Albert, oh. Albert Rios. Sino pa? Si Don King Sasuman. Tata, Yung RC ba yun, binaging coach niyo si Coach Yeng? Yung ba yun? RC Colos, si Joel, saka Joel. Si Bongo. Bongo. Ah, Joel okay, Bengal. Iba pala yung kinoach niya, si Bong Ravena. PBL team. Anyway, sige. Continue. So, ayan, no? So, maliliit din kami doon. Mag-iari kami. Bagong team din kami doon. So, kalaban namin, mga malakas, triple D. Tapos, maraming mga galing. Hindi ko naman talagang underdog din kami. So, ako, naglaro rin ako. Enjoy lang ako naglaro. Yan yung dynasty ng ano yun, ng triple V, di ba? Saka Chris Pa, malakas din nun, di ba? Yes po, Yes po. Sila yung malakas noong time. Pero yung nasa PBL ka, yung role mo, Benny, sabi mo gusto mo na nakakalaro ka, tapos umuopensa sa kanong Mapua, nag-change na ba yung role mo nung nasa PBL ka? O ganun pa rin? Ganun pa rin eh. Parang nag-o-offense din ako, defense, kasi Coach Willie tsaka si Bernie talagang ganyan eh. Flow ka rin eh. Mabait sila kayo. Talagang kung anong talent mo, gagamitin kaya. So talagang I appreciate na kay si Coach Willie tsaka si Coach Bernie. Talagang team room. May mga bati pala sa iyo, Benny, from RC Cola. Si Attorney Dindo Garciano. Ay! Yan ang manager namin, si Boss. Oo. That's my, my fraternity brother ko yan, si Attorney Dindo. Ah, ganun ba? RC Cola nga. Alam ko ihirit na siya yan. Si Juan Banal, humirit din. Biba Mapua, anak ni Joel. Ay, yung mga malilit din dati, grabe. So, ngayon, malaki na. Hindi na sila malilit ngayon. Alam ko si Coach Joel, talagang, alam mo talagang, he treat us as a family. Talaga yung nasa Mapua, to RC Cola, talagang, hindi lang kami tinuruan, tinuruan kami yung value. Light. Uh-huh. Tapos, siya rin nag-share ng gospel sa amin. That's nangyari sa akin. Ako, nag-share din ako sa gospel. Talagang tinuruan kami yung family. Hindi lang just na yung dati. Na yung mga coach, kasi may mga pag-coach, hinahanap yung pera lang. Tapos, bahala kayo. Ako sino, kukunin. Si Coach Joel, hindi. Talagang, he teach us to be a family man. Hanggang ngayon, nagkausap ko. Talagang he treat us yung value, yung pag-aaral. Talagang tinapos namin. Siguro mga, yung kami dyan sa Mapua yan, halos graduate kami. Nakatapos kami. Ano yung course mo, Ben? I mean, engineering most of the time yan sa Mapua. Pero ano, what was your course talaga? Electrical engineering. Electrical engineering. Nag-board ka pa, hindi na? Nag-board ka pa? Hindi na, grabe. Alam mo ba? bago pumasok sa okay, siyempre may board, may mag-exam ko para pumasok. Ano pag exam ko bumasa ako. Sabi ni Coach Trano, sige take ka ulit, ako na bahala. Mabuhay ang basketball. Ano talaga no? Alam mo, pasalamat doon sa mga kaibigan mo sa Mapua, talagang grabe talaga sila. Tinuturuan ako yung mga reports ginagawa. Mga Mapua Angels dyan, sila Jazz, Bam, Marisa. Grabe. Tapos sila Enox, maraming mga Platinum Boys sa Mapua. Yan, marami. Yung mga tumulong sa akin yan sa pag-aaral. Alam mo yung first year ako, naglaro ako, dami yung baksak. Talagang summer ng summer ako. Di ba sa Mapua, 5 years kami. So, first year, irregular na school ko, second year, third year. Alam mo yung last year ko, naging regular ako. 5 years talaga. Ako nag-grabe. Eksakto, 5 years na talaga. 5 years talaga. Talagang grabe talaga. Mga support sa akin, mga Mapua, yung mga professor talagang, salamat sa inyo. Nag-grabe ito. Yeah. Na syempre, magkano sweldo nyo nung time na yun sa PABL? Gusto ko lang malaman kasi 1990 yata no nag PABL kayo PBL. Ayoko kasi boss din
Boston. Saan ba? De, ano mo na lang, yung sweldo mo na lang sa casino, wag na sa RC Cola. RC Cola, di ko lang 10 o 12,000. Tapos, lucky sa na. RC Cola, nakausap ko sige, si Boss Wong, sa si Maricel, Ma'am Maricel. Binigyan sa akin, 15,000 yata, 15 o 18,000. Grabe, pang PBA na halos yun. Oh. So, okay na okay 19, na yun. At that age, eh, di ba? 1991 yan. Ah, 1992 yata yung 92 casino. So, yun ang sweldo. Oh. Tapos, nanghirit pa ako kay Boss. Boss, baka pwede. Namamasahe ako, bigyan mo ng allowance na. Binigyan pa ng allowance. Kala ko, binigyan ka ng kotse. Mabay si Boss Bill Wong, the late Bill Wong. Oh, nangyari doon. Pero slowly, iniisip mo na ba nung nasa casino ka na hinog ka na para sa PBA? Kailan ka nag-decide na it's time to go up to the PBA? Una, ayaw ko mag-join pa. Pero may nag-encourage siya. Sige, okay, join ka na. Join ka na. Probably mayroon na magkukuha siya. Pero expected ko na second round na makukuha. Okay, di ba? Back-to-back kayo ni Dwight from Coney Island. Dwight Lago. I think that's the next picture. Can we see? Okay, next Aaron. Photo, please, Aaron. Next photo is the... Yeah, there it is. Yung rookie season mo yan with Coney Island. Coney Island Ice Cream Makers. So you were picked fifth after the big three of Jun Limpot, Vic Pablo, Johnny A, and of course, Dwight Lago. And then ikaw na. So, hindi mo ina-expect na panglima ka? Hindi, talagang expect second round talaga. Kasi dati si Thank You, Nap Gutierrez, the late cup na coach. Sabi ni Nap sa akin, may ko kasi yung second round ka. Hindi expect to second round. Yung tinawag kong fifth round, talagang nagulit ako. Nas-shock ako talaga. So walang sinabi ang Coney Island sa'yo, nakukunin ka nila at number 5. Nag-workout ka ba sa kanila? Di ba usually, pag bago mag-drafting, ali ka rito bata, workout ka sa amin. Tignan na. Nag-workout ka ba sa ibang teams muna bago mag-draft? Dati kasi walang ganong uri. Walang ganon pa noon. Wala pa eh. Yung workout, wala. Hindi kasi naalala ko si Alan Kaidik, nag-workout pa sa Alaska dati. Kukunin na dapat na Alaska yan eh. Kaidik yun. Sky Dick. So, hindi ko expect na talaga maka first round. No? Pero, talagang pasalamat to. Kasi, siguro na alam ni Ninap na kukunin ng puke. Pero, alam ko, si Coach Joel, Steam Cone, ako kukunin yate. Parang alam ko, yun ang alam ko. So, alam ko. So, napunta ko sa casino. Pero, kasungkit. So, Coney Island. Coney Island. Na star-studded, no? Yung lineup na yan. Nakasama mo yung isang Mapua na si Alvin Patrimonio, who was a Mapua great as well. And then you get Jerry Codinera, Dindo Pumaren, Glenn Capacio, some of the best talaga, Boy Cabahog. Tapos, ang ganda rin ng ibang veterans, no? Frankie Lim, Abby King, di ba? Tapos, mga bata, siyempre, Dwight Lago, Olsen Rasela, Freddy Abuda, tapos ikaw, di ba? Albert Ramas. Four parang rookies. Ano eh, parang alam eh, point out ko lang guys, parang na may Baguettes Trail tayo dito kanina, JC Bonin, Aga Mulak. Ngayon, itsura niya rito, Raymond Lauchenko. Yan! Di ba? Parang Baguettes eh, no? Kung kulang nalang si Herbert Bautista sa si Julio Martinez. Eh, sa totoo lang, mukhang Baguettes nga naman lahat ng mga sa photo na yan. Yeah. Si Abby King lang, hindi eh. Sabi talagang tatay na tatay na dyan eh, di ba? Frankie Lim, tingnan mo si Frankie Lim, parang ano. Si Frankie, bumili na bumili pa dyan eh. Yan. Diba? Kumusta yung first ano mo practice mo with this star-studded lineup, Benny? Ay, unang practice ko siyempre mga PBA yan, mga idol, si Cap, si Jerry, Glenn, Dindo, Elmer, Capacio. Ay, mga idol ko, tapos biglang pumasok din si Kuya Abe. Eh, grabe. Talagang dami ako natuto kay Kuya Abe talaga kasi hindi siya eh. Defensive din siya. Tapos, fighter din siya. Si Glenn Capacio, ganun din. So, marami na natuto sa mga kapwa kong player na Coney Island. So, hindi rin namin na-expect na mag-champion din. Talaga yung first game kami ni
alam mo, first game namin yung shoot, talo kaya yata kami. Tapos si Alvin, medyo hindi maganda laro. Parang yan, delikado ah. Pero talagang nag-champion kami talaga yan. Nag-champion talaga. Oh, champion ka agad yan eh, di ba? Yeah, unang taon pa lang. Talagang flooded with money, bonuses, hindi ko na expect. Sarap! Oo, hindi ko alam, ganun pala yung pera sa PB, ganun pala, parang hindi, talagang tuloy-tuloy ka. Under Ayala group pa kayo. Ayala pa to doon eh, Ayala pa to. Yes. Mm-hmm. Oh, Ayala, thank you boss Jaime. Si Don Jaime pa pumupunta sa locker room bago nung nag-championship kayo, dumalaw ba si Don Jaime sa locker room mo, guys ha? Ganito gagawin natin. Tataasan natin yan. Ito bonus nyo. May ganun ba si Don Jaime pumupunta sa locker room? Hindi pumupunta si Don Jaime. Alam ko, hindi siya pumupunta sa locker room. Hindi. Every Christmas, nagpapadala lang ng gift yun. Alam ko yung second conference namin, ang nagsabi, pag nag-back-to-back champion, meron kayong Honda Civic. Yun ang alam ko. Hindi kami nag-champion. Oo nga, hindi nangyari. Sayang. Hindi mo alam kung totoo talaga. Pero Honda totoo Civic. Talagang sinabi, Honda Civic talaga bibi sa amin. So, sila rin may-ari ng Honda kasi. Actually, Honda Cars Pasig. Diba? Sander Ayala. So talaga, sa practice, ano? Sa Benny, sa practice, sino kabanggaan mo? Sino kabantayan mo rito sa practice? Yan, si Dwight Lago, Alvin. Si Kuya Abe. Si ano Misa, position si mo rito? Tres ka dito, di ba? Tres ang position mo sa... Tres, halos tres. Minsan quatro, ganun. Oh, kasi parang tres, ano eh, maliit ka eh. Maliit ka compared, di ba? Lalaki nila, oh. Oo nga, talagang... Alam mo, hindi ko maisip na nakapasok sa PB talaga. Kasi alit ako eh. Pero doon sa hard work, siguro nakita ni Coach Shot na masipag ako. Talaga. Ayun, kumusta pala si Coach Shot? Kumusta pala siya sa coach? First year niya yun eh, as head coach eh. Tama. Kumusta pala siya si Coach Shot? Hindi siya talaga fundamental siya eh. Si Narbasa, fundamental. Basta kung anong yung play niya, dapat sundan mo, parang ganun. So, binigyan rin ng pagkakant pag may mga time na foul outs yung mga ibang malaki. Ako ginagamit. You trust me. Naalala ko yung naglaro kami sa sweep yata nun. Then, naubos yata. Tapos bantay ko si, kung sa Asaitone yata. Aray tapos ko. Kami ni Jerry. Talagang maganda laro ko nun. So, binigyan doon ang siguro, doon ang nag-start na pinagtiwalaan ni coach. So, nanalo kami noon sa sweep. Kasi halos foul out yata si Alvin. Tapos, yun ibang foul out. So, walang malaki. Ako nagbantay yung Nelson. Kayo ni Nelson, halos magka-height lang naman kayo. Yeah, 6'3". Tapos pero mahirap si Nelson. Hindi, iba yun eh. The bull. Naka-animal yung Nelson. So, good na so good. Kasagsagan nung Nelson na sa ito noong 93. Oo nga. Ganun talaga yun. So, but na-mention mo, you mentioned earlier, Benny, na marami kang natutunan kay Abby King. Kwento mo naman sa amin kung ano yung mga natutunan mo sa kanya. Ay, yung mga game, mga teknik, minsan sa mga gulang. Kung anong dapat gagawin, anong dapat yung kamay, yung katawan. Kasi dati ako, kailangan katawan lang ako eh. Talagang katawan sa akin. Pati yung tricks niya, misa sa mga, may mga, hindi ko pwede masyose. I know. Tapos na naman eh. Tapos naman na, okay na yan. Okay na yan. Retired na kayo lang. Paano pag yung, pag bago mag yan, dapat hard palm na talaga. Talagang, huwag mo nang pasyutin. Hanggang sa baba na lang, huwag mo nang second. So, siyempre. Nagturo din sa kanya noon, si Jawo, eh. Ganun din. Oo nga, si Jawo is kira nagsabi sa kanya noon, eh. Nasa Toyota sila. Toyota days. So, talagang yun ang turo sa ni Kuya Abe. Abe, no? Iba rin yung veteran, ano eh. Nandiyan eh, Abe at Frankie. Ang dami na nagkwento, di ba? Si Abe has always been willing to teach his younger teammates. Diba? Very generous siya with his knowledge talaga, diba? Yes. Ever since. So,
One of a kind team. Very, kaya mahal na tao si ng mga ibang players si Abe. Hmm. Diba? Kala mo kasi siya, bad boy siya, pero sa court, soft heart siya. Hindi, oo nga. Hindi talaga. Yun nga yung kwento rin sa kanya. Siya lagi nag-lead ng mga fundraiser dyan sa Amerika sa mga player na nasa right. States. Okay, Rudy Distrito, diba? Sa court, ang tapang niyan. Pero pag sa labas, grabe. Ang bayad ng pusong mga... O, yan na. Ito na. O, yan si coach mo. Nunod si Coach Bernie. Coach Bernie! Grabe yan si Coach Bernie. Fighter din yan. Anong pakiramdam nun, Benny, nung lumipat ka sa casino tapos malalaman mo si Bernie Pabiosa isa sa mga coaches mo dun? Ay, siyempre, idol ko yan. At si Willie. Grabe. Mga guardia. Pero guardia sila. Talagang free flow talaga. Yung talent ko, even though na malito ko, malalaki binabantay ko. So, they trust me talaga. Sabi nga ng Coach Bernie sa akin, yung nagpadraba ko dapat, sa Hinebra ka, hindi ka pwede sa Philbrooks. Wala, hindi. Kailangan ng rugged defender din dyan eh. Pero yun, pag sa practice, pinoposte yan ka ng Alvin Patrimonio, may matututunan ka ba, ito pag pinostehan ako ng mga ibang player, ito gagawin ko? Kasi si Alvin Patrimonio, undoubtedly, noong time na yun, one of the best post players sa PBA yes. Noong time na yun. One of the best? The best. The best. Noong time na yun. Eh, siyempre. Siya, MVP year niya yun eh. Oo, yan nga. Tama. Pero anong natutunan mo? Because eventually, lumipat ka sa Hinebra, naging defender ka na talaga eh. I'm sure marami yes. ka na pulot, di laki Abby King, pati sa pagbabantay kay Alvin Patrimonio sa practice. Si Alvin talaga, magaling. Maraming moves kasi. May left, right. Hindi mo alam kung anong susyutin. Paano babantay yan eh. Pero natutuwa talaga siya sa kanayang talagang very disciplined siya. Masi nasaktan siya. Hindi siya nagre-reklam. Laro pa rin. Nakafocus pa rin siya. Talagang, yes siya. Talagang, yung nature na talagang malakas siya. Pero, silent lang siya. Pero silent operator talaga, grabe. Sa picture. Noel, sa picture na ito, sino? Balik JC Bonin na naman dito. Wala. JC Bonin. Nahalo na JC Bonin, Raymond Lau. Wala akong picture na lang. Sports Papadala ko sa'yo. Kasi mga bata, mga young guns. Yung Olsen Racela, yung Herbert Bautista nila dyan. Yan, si Olsen Racela. Sino tong nasa kanan sa baba? Oo nga eh, sino ba to? Si... Triple V pa yung uniform niya. Baka si Vic Villarias. Si Villarias nga yan. Si Vic Villarias yan. Kita mo, VV eh. Saka early 93 to. Ito, Vic may Villarias. May scoop na si Dean noon eh. Pinakataas guys, tingnan nyo. Kahidik to join San Mig. May inside information na si yan, si Kinito eh. Nagkatotoo nga. Benny, ito, rookie year mo to, no? So, tanong na namin yung tinatanong namin sa lahat ng guests namin. Sino nag-welcome sa'yo sa PBA? Boom! Kalabat na kalabat. Sa PBA, batang Mapua, boom! Hindi ko na matanda kung sino yun. Pero kasi mangyari, sanay ako sa mga physical eh. Yung high school pa lang, college, high school. Kasi mangyari, alam mo kaya matigas katuwang ko. Naalala ko yung papa ko kasi... nagbebenta kami ng mga spare parts. So, pag may spare parts, talagang yung bakal, yung parts, talagang binubuhat ko. Tapos dinadalang ko sa masangkay, sa mga... Yung pala kaya suro, malakas yung mga katawan ko. Oo, malakas talaga katawan. Ito, sige, ito nalang. Sino yung noong rookie, sino yung pinakamasakit sa katawan na bantayan? Pwedeng import, pwede yung local... Si Kuya Abe yata. Sa practice. Palagi yun. Ganun kalakas ka. Si Berhel, si Nelson. Ay, diba? Si Nelson yan. Alvin yan. Pero yung... Okay. Pero hindi ka na, no? Hindi ka na... May time na nasiko sa akin ni Kuya Abe. Di naman sinasadya. Siguro, yun, sabi mo, sakit ah. Pero yung mga usual, let's say si Jaworski, hindi ka ba nakarati chap? Or Fernandez. Juan Fernandez, nasiko ka ba? Ano nung rookie ka? Yung hindi,
alam ko yung time noon, yung naglaro ko sa Pure Puts, kalaban namin San Miguel. Talagang binubuli ako talaga na Fernandez, si Ives, lahat ng talagang bubuliin ko talaga. Nagalit ako, sabi ko, hindi pwede magbubuli sa akin. Sabi ko. Talagang that time na sabi ko that I need to step up. Kasi hindi ako pwede bully, binubuli ako eh. Pero even though mga idol ko sila, I respect them. Kasi isipin mo, no? Nagkaroon na switch, tapos ikaw mag-hard show, tapos poposte ka ni Fernandez, magdasal ka na. Yung mga matulis na mga left and right na elbow. Oh, hindi, pero sure naman ako, nakatikim din sila kay Benny Cheng pa, di ba? Oo. Oh. Diba? Pero kailan yung Benny, na nag-transition ka, offensive threat ka, PBL, college, bigla sa PBA, nag-change na yung role mo, mas naging defender ka na. Kailan nangyari yun? Pure Foods pa lang o paglipat mo na ng Ginebra? Alam ko, nag-start na rin sa Pure Foods na rin kasi star-studded lahat eh. Eh, anong position ko? Diba? hindi ko alam kung saan ako position eh. Kung pwede bang 3-4, maliit ako. Wala. So, ang talagang yung puhunan ko, sipag lang. Yung laban-laban, talagang kung sino malaki, maliit. Yan na, champion na. Yung champion team niya. So, ito yung first niyo. Joey Guan niyo. Diyan pa si Joey Guan niyo. First conference mo. Ito ba yan? Yung first conference. Yeah. Sila all the na, nandun din nga pala si Coach Joey ano, sa team na yun. Second year niya. Elmer Cabahog. Training, Ramas, Cabahog. Yan ang nakikita ko dyan. Eh. Planet of money dyan. Planet of money. Bigla, umulan ha. Umulan ng pera ha. Paano sila Jerry? Sila, alam mo, grabe yan. Kasi first, say, one year ako sa Pure Boots, talaga pumapasok sa champion kami. Second place. Tapos third place. Talagang dami talaga. May mga nakukupang spam, form bit. Yun. Siyempre, Pure Foods eh. Yun ang importante ron. Oh, may mga pangkabuhayan, pa, pangkabuhayan packages, di ba? Isang kahon ng corn dip, pwede na yun. Oh, may mga basket. Basket of goodies, meron yan sigurado, di ba? Tapos nagbiyahe kami sa Hong Kong yan. Partner ko si Olsen. May mga daming memories dyan. Si Olsen, ang dami kasama si Dwight, si Freddy, dami kami mga good memories. Maski one year lang kami naglaro. Talaga. Saka single ka pa niyan, di ba, Benny? I mean, wala ka namang pamilya nung panahon na yan. That time. Wala. Wala pa. Di ba? Kaya iba talaga, di ba? Player ka, sikat na sikat ka, Coney Island pa yung team mo. Tapos, di ba, walang asawat. I'm sure, dami mga fans, nagpapa-cute, di ba? Nagpapapirma. And all of that, di ba? So, hindi ko alam kung mala Alvin ka na magsistay ka tapos pipirman mo lahat ng autograph. Ay, hindi. Wala magsistay kasi wala nang musipans eh. Grabe si Alvin, grabe. Sa Ginebra siya sumikat, guys. Dito role player pa siya eh. Sa Ginebra talaga, pag lumipat ka doon, talaga sisikat ka. Si Alvin, si iba. Alvin, iba si Cap. Iba si Alvin. Yung si Alvin, level of yan eh. Charisma rin dahil kasi pag nasa fan siya. Hanggang matapos siya, pepermahin niya talaga, entertainment talaga. Kaya maraming love rin kay Alvin talaga. Oo nga. Grabe rin nga talaga yan. Yeah. I think this is a... Sige, go ahead, Sid. Pag-post pa lang namin ng announcement na ikaw na may mga nagtatanong na eh kung yung nangyari sa inyo ni Tony Harris. Naalala mo ba yun? Ano yung mga fans natin, mga lalaki memory banks niya. Pero mga tanong na rin pakitanong. Daanan lang natin. Ano ba nangyari doon talaga? Kasi mangyari may game kami noon. Then, tapos si Tony Harris, parang nabastos yata sa akin yung kapatid ko. Kapatid nabastos niya. Then yung kapatid ko, parang nabanggit sa akin. Yung nagalit ako. Sabi ko, binastos yung anak kapatid ko. Then, yung kinabukasan, practice kami ng sila mauna, tapos kami. So pagkatapos yan, tinungtahan ko si Tony Harris na bakit ginano mo, binastos mo yung kapatid ko, ganun. Biglang nag-react na, tapos, yun na, nagkaroon ng
sure, mga ilan seconds ba, nagka-away talaga. So, natamaan ko dito siya. Then, pagkatapos ng awat niya. Then, ang grabe na, nung nangyari, nung grabe, parang yung press na, alam mo, pag-press, lahat nagkalat na. So, siguro pag may Facebook doon sa atin dito, grabe. Oo nga, patay ka doon. Ang dami nun. Pero nag-sorry naman siya sa'yo, saka sa kapatid mo, hindi. Hindi ko na matanong, pero pagkatapos ng game nun, hindi ko na kung sino nangipag-usap ko sa akin. Eh, may game kami. Sabi niya, huwag mo nang gawin yan. Tama na. Parang sabi ko, nakinig naman ako. Sabi ko, tama. So, nag-ayos na rin kami ni Tony Harris. Tapos na. Pero mangyari, ibang tao sinasabi niya, dapat tinuloy-tuloy mo. Kasi, ganyan eh. Doon ang parang, ang tao kasi minsan, pag sa basket, gusto mo talagang, parang merong pinagkukwentuhan, sabi niya. Sabi ko, hindi ko kaya. Pero hindi mo pwede yun. You cross the line pag kapatid, di ba? Any family member. Siguro pag kayo nagsabi sa akin, si Noel, Charlie, kung yun na nag-advise yun, banata mo yan. Kami bahala sa'yo. Nandito lang kami sa likod mo. Banata mo yan. Lawakin mo si Abby King. Si Abby King. De, pero yun na. So yun, sa mga nagtanong, yan na yung story, ha. Okay, nakuha na ninyo yung story straight from the man himself. That's what happened pero, with Tony Harris. Alam mo yung game yun, punong-puno ang gym. Kasi gusto mangyari, may mangyayari. May walang mangyari. Talagang full pack. Sweep versus pure kasing odil siya. Pero well, nangyari. So okay na 'yon, 'di ba? Tapos nung nagkaabutan na nasa pack na banata mo nga na isang beses. Oo. Hindi ka natamaan, ha? Natamaan ka rin. Hindi mga scratches lang. Scratches. So ikaw na napak siya ng almot. Ano ibig sabihin noon? Intrigero to si tapos na yun. Let's take a break. Halftime break though. Remind everybody we're part of the Globally Ballin Network. And you can watch and listen to us on Spotify. If you enjoy our show, send us some love. Rate us on Spotify. 5-star ratings only, please. Thank you so much. Okay. And then you can become our monthly supporter on AEOB. On Spotify, there's a button over there on the page on Spotify. Look for it, and then you can click it, and you can support us for $4.99 or 20-50 pesos a month, and we will recognize you in our future episodes, and we will love you forever. Globally Ballin Southeast Asia on Facebook. Follow that for tidbits of all the shows on the Globally Ballin Network. And our new member, Dylan Thomas Paul Yu, Globally Ballin YouTube. Thank you so much, Mr. Dylan Thomas Paul Yu. Diba? You can go to Linktree, Globally Ballin, and follow the correct link to become a member of the Globally Ballin Network. And you can watch in the Philippine Basketball. Kakabit kayo ng ganyang line, no? Ganyan. Eh, kung paano yung pag-sampu sila? Sampu silang ilalagay dyan. Ayun, tignan natin, di ba? Sana dumami na sila. So, yun. Let's enter the second half of our time capsule. Eventually, before the 1994 season, Mr. Cheng, there was a trade. Manny Victorino went to Pure Foods. You went to Ginebra. Hmm. Diba? Of course, this photo nasa Pure Foods ka pa. Udels ito. Nakabanday ka kay Al Solis. Tony Island naging udels. Nalusot pa kayo ni Al Solis, ha? Oh, nalusotan kayo. Kayo ni Jerry. Nakalusot si, Pastor Al din. Nakalusot sa inyo dyan. So this is your, sa dulo na ito ng, ng Pure Foods stint mo. Sabi mo nga, 1 year lang. When you were traded to Ginebra, anong pakiramdam mo? Medyo, siyempre, malungkot na masaya na gano'n. Kasi, siyempre, sabi nga ni Coach Bernie Papabio sa dati, sabi, dapat Ginebra kang dapat maglaro. Sabi niya, ni Coach Bernie dapat, sinabi niya. Pero yung, siyempre, mix emotion. Kasi, parang, ganun pala sa PB, dapat, ganun pala, tinitrade ka, ganun. So, hindi ako sanay, parang, ganun. So, nung that time yun, inaccept naman ako ng Ginebra. Sila, si manager namin, si Chito Loizaga, si Coach Sunny, welcome naman ako sa team. So, I'm so happy na part ako sa Ginebra.
Nga lang yung year namin, 94 building pa eh. 96 talagang, siyempre nasanay yung sa panalo, tapos doon talagang wala akong nakukuha, walang bonus, kasi panitalo, ilang games lang. So, nag-adjust din ako, talagang nag-adjust ako. Gano'ng ka-different ang culture galing Pure Foods, kultura na Pure Foods, paglipat mo sa kultura ng Ginebra? Siyempre, naiba ako eh. Naiba ako ng culture ng ganyan. Kasi sa Pure Foods, talagang scientific siya. Tapos kay Coach, talagang Joe. Talagang yung day-to-day talaga. Yung kung anong yung experience, yung tuturuin sa'yo. Marami rin ako natuto kay Coach. So, yun yung pinakaiba. What's the next photo, Aaron? What's the next photo? This photo, I think it's a Ginebra photo. There you go. Yan na. This is later on already. No? Initially, it was Tondeña Ram 65 in 1994. That was the first team. Nung lumipat ka, Tondeña yung tawag doon. Si Coach Jawo, no? Idol mo siya. Nabanggit mo kanina, one of your idols. Suddenly, he's your coach. Nakakasama mo siya on a regular basis. At that time, sino pa ba nandun na Toyota or Crispa players before? Philip, was Philip there, Cesar? No, wala na. Philip. Assistant coach na si Philip. Kasama mo na ito mga idol mo. Ano naman? Paano naman yon? Biglang, wow. Parang starstruck ka ba? Nakakausap mo ba sila? Okay naman yung advice nila sa'yo. Ano sabi ni Jawa? O bata? O pag hard foul talaga. Ganun. Anong sinabi niya sa'yo? Si coach kasi, Jawa, Frita si father, tatay din. Siyempre, mga anak kami. Pero minsan, mga anak may pasuway din. So hindi lang coach, father pa rin sa amin talaga, tatay. Tinuturuan kami. Minsan yung sinasabi niya, paano ba si coach magturo? Hindi ganoon magturo. Talagang by convincing niya, pag sinasabi. Hindi ko maalala, maalala ko sinasabi niya, sila lang ba kakain ng steak? Ay, hindi ba kumain ng steak? Okay. Diba? Yung mga gini. Tapos, minsan, sinasabi niya na, alam mo, maski mag-ani ka ng isang hektaryang lupa, yung sweldo mo niyon, mas malaki pa rin, sabi niya. Talagang, yung reality ba talaga? So, talagang, pag, hindi na kailangan sabihin, talagang laban kami. Kaya lahat kami, palaban lahat eh. Pag sinong pumasok, laban. Hmm. Every time, correct, ready correct. Ako. Sabi ni coach, ready ka palagi. Anytime, papasokan din. So, nag-stretching na ako. Kasi, minsan, bigla papasok saan. Dapat stretching na ako. So, talagang palaban talaga. Minsan, sinasabi ni coach, Benny, kaya mo ba yan? Coach, kaya ko yan. Kasi gusto kong playing time. Of course. Alang-alang ka naman, sabihin mo, hindi mo kaya, di ba? Bangko ka na niyan. Sino? Benny, pasok ang bantayan mo si Bobby Parks. Oo, ganun lang. Diba, grabe si Bobby Parks, malakas din ka to, no? Grabe. Oh. Si Alan Kaibing, nabantayan mo lahat. Meneses, lahat. Si Alvin. Samboy. Samboy, lahat. Malaki. Grabe talaga. So, talagang... Ay, Vicente. Ay, yeah, Vicente. My brother in Christ. Happy New Year, Mr. Ben Season. Ben Season. Grabe yan, grabe. At tingnan mo itong lineup na to, talagang walang ano eh, walang pwedeng sindakin dito eh. Oh, 1997 na ito eh. 97. Wala na si Maki. Wala na si Maki. Ito tatanong ko, yung nakaupo dyan sa may kanan, Benny, naging parang ano kayo eh, Batman and Robin, o hindi Batman and Robin eh, kasi wala naman side, basta parang tandem kayong dalawa ni Wilmer Ong for some reason. Iniisip lang yun ang tao yan eh. Parang hindi na pag-uusapan yung Benny Cheng na walang Wilmer Ong. Naging close ba talaga kayo? Tsaka may usapan ba kayo na pagsabay kayo sa loob eh, oh ito babanatan natin ganito. May masasaktan pagpapasok. Tag team, parang tag team sa wrestling ano. Pag nakalusot sa iyo ako, bahala. May nakakatuwa kasi mga tao kasi mga guys, parang kami ni Wilmer, parang sinasabi na kami mga tirador, mga
Pero talaga, actually talaga, physical lang talaga namin. Physical lang. Yung trabaho namin, physical. Talagang, pag sinabi ni coach, go for hard. Diba? Kaya nga sinasabi, ang basketball, yan, physical yan. Hindi yan pang chess, sabi. Okay. Palaging sinasabi yan. Palaging sinasabi sa amin. So kami, talagang, fight kami talaga. Fight kami. Yung famous line niya, di ba? Kung ayaw mo masaktan, Mag-chess ka na lang. Pero na, alam mo sa practice yan, naalala ko, binabantayin ko si Vince. Talaga hindi ko pinapashoot kaya si Vince. Talaga sa practice. Talaga binabantayin ko. Talaga, lockdown defense ka kay Vince. Nasanay siya, na-practice din siya. So pag naging sa game, medyo easy na siya. Ayaw kung naalala ni Vince. Vicente. Ganda ng comment natin ni Jero. Ano, pagsagot niya. Ganda ng comment ni Jervio. Sa 10 inutof ni Jawon, 11 ginawa ni Benny. Grabe ka, Benny. Salud. Pero yung pinagkit mo kanina, may mga pasaway sa team na to. I'm very sure isa doon si JB Gayoso. No? Ay naman. Naman. I think JB yan eh. Yan ang parang nagpapasaya sa grupo yan. Siya lang talaga nagpapasaya. Kung hindi si JB, si Pido, yun lang naman yan eh. Yan, kapatid ko rin yan, si JB. Christian na rin, JB. Yes, yes. Hey, JB. Grabe yan. Mga guest din natin yan dito sa show, yung iba dyan. Of course, si Terry Saldana, meron ka naging Abby King na teammate, Frankie Lim. And then ngayon si Terry Saldana naman. How about Terry Saldana? Anong may mga natutunan ka rin ba sa kanya? Kamusta siya as a teammate? Tahimik si Terry. Talaga palaging peace, gano'n lang. Oo nga, pati sa TV. Pero alam mo, grabe magbuhat yan. Bago mag-practice, bubuhat yan. Bay, tulungan mo bay, ha? Mga masin yan. Pandisal yan. Pandisal. Oo. Hindi, grabe nga. Grabe katawan nito. Parang wow. Pero, speaking of Terry, talagang, may time na talagang nakapunta rin ako kay Terry. Yung nagkasakit siya. So, yeah. I have opportunity to share the gospel to Terry also. So, talagang masaya na rin ako. Masaya na rin. Bago na matay si Terry. Yeah. Yun na nga. Sayang, hindi na namin siya naibita rito. Naibita natin. Kaya lang, matagal sumagot eh. Tsaka may sakit na siya noon. That's the time na ano na siya eh. Na-hospital siya eh, di ba? Pero this is sabi mo. Original, tanong ko lang. Kasi originally, hindi si Chris King ang import nyo rito eh. Replacement import si Chris King ng isang import na magaling na gustong-gusto niyo lahat na import. Tapos bigla nung hindi siya, si Chris King dumating, masungit naman. So nung transition ng dalawang import, gustong-gusto niyo yung, nakalimutan niyo yung pangalan yung import na pinalitan ni Chris King. Pero nung pumasok si Chris King, ano naging vibe naman ng buong Gordons? Kasi pa-championship na kayo nun eh. Hindi, yung si Chris King, dahil kasi condition ba siya eh. Dahil kasi may shooting siya, may poste siya. Galing so, NBA. Nag-gel agad kami. Saka, may mga chat din kami, mga si Chris King, may ka-chat ka. Hi, Chris King. Si Chris King. Hopefully, makapag-invite niyo rin. So, oh, invite natin. Alam mo, si Chris King, si Christian also, Christian na rin si Christian, Chris King. Alam mo, sa time nung namin, wala masyadong mga Christian, pero time na yun, talagang... Tyrone Hopkins, yes. Tyrone Hopkins. Oh, thank you very much. Si Tyrone Hopkins kasi magaling na import as everybody liked him. Tapos biglang pumasok si Chris King, dalawang salita lang sinasabi niya. Pero pagdating daw sa court, Cayod Marino naman daw talaga. Tama. Yeah, tsaka he brought glory, no? Tsaka naka-champion siya. And then bumalik siya a couple of times, di ba? Mga 3 seasons nakabalik si si Chris King. So for Ginebra, naging parang regular import na siya for Ginebra. Pero there were tough times nga. So may championship nga kayo, Benny, dun sa 6 years mo sa Ginebra. Pero there were very tough conferences na nasa number 7 kayo, number 8, di ba? Medyo hirap talaga eh. Pero same yung laro mo every time. It's the same. Whether you're winning, you're losing, kayong dalawa ni Wilmer Ong and the rest of the guys, talagang pukpukan ng laro. Nung tough times na yon, di ba naisip na you'd rather go to a team na nananalo? Lipat ka?
Meron din kasi siyempre family man din, kailangan din kami ng money. So may time din pero talaga nag-stick na rin ako. Nag-stick na rin ako sa kay coach Joe kasi nakita ko rin na treat as a father. So siyempre pag father, hindi mo pwedeng iwanan. So talagang family kami na. So every time na magkikita kami, parang may bonding na rin kami. Parang nasa Mapua ko, yung mga ka-teammate ko, pag nakita kami, parang may bonding agad. May bonding. Nice. Look at the next photo, Aaron. Yeah. Before we move to the next photo, tatanong ko lang, well, andyan pa naman silang dalawa. Yung Val David at saka yung Marlo Aquino, ganong kalaking bagay yan sa lifeblood ng new generation ng Ginebra? Ay, malaki ito kasi si Bal kasi talagang fighter din yan. Pag sumugot, sugot-sugot talaga, basta shoot talaga. Si Marlon, rebound, block, offense, defense, and dyan siya. Talagang dominated talaga. Without two of them, siguro hindi kami maging champion sa 97. Nakasama si Noli. Pero yan nga yung team na yun eh. Hindi naman unlikely champion ano. Pero parang yun yung last championship ni Jawar. Pero ano rin eh. Tandaan nyo ha, galing Grand Slam ang Alaska. Yun nga. Actually, yun nga eh. Hindi basta-basta yung tinalo nyo for that championship. Ano. Tapos if you look at that lineup, may top draft pick ka na dalawa, si Noli and si Marlo Aquino. But after that, parang ano eh, yung composition of that team, hindi naman star-studded talaga. But somehow, you guys came together. Kasi nag-finals pa kayo the year before, di ba? 96. So, talagang may ano na kayo. And then, 97, finally, it all came together for you guys. Ano? I guess talagang matindi talaga yung samahan nyo, no? No, sa team na yon. Tama. Yes. Talagang yung samahan namin. Kaya yung nag-reunion yung mga kami, parang we hug each other, parang like a brother, na parang tagal hindi magkita. Yeah. Lahat yan, hinag ko yan. Yan mga yan, hinahag ko yan. Maski malaki si Marlo, I hug him. Pati si Noli. Lahat yan, si Vincent, hinag ko rin yan. Mga... Ingat ka lang pag hinahag mo si Jolly Escobar. Ha? Ingat ka lang. Ay, oo. Jolly, grabe. Bahawak yan. Iba ito question ko, tinitinan ko tong photo na to. Sino yung nasa kanan? Kasad nakatayo, katabi ni Noli. Who's that? Aying. Aying, okay. Tapos, sino yung nasa gitna? Sa gitna ni Mo at saka ni Bal? Si Balera. Boy Balera. And of course, the other guys, Naron, kapatid ni Peter, di ba? Si Merwin. Kuya ni Pidia, si Merwin. Oh, yeah. So, yun yung hindi ko na-identify. Okay, si Balera. Okay. Elmer, Lago. Ito ba yung team na tumalo sa mobile line? Yung last shot, second shot ni ano? Ni Val David. Baldo, tama. Intern around. Yaksi-asi taulaba. Pero natalo kami sa Shell yata kami. Hindi kami na pumasok. Naku, may isa bang kumakamusta sa'yo, Benny? Ayan o. Oh. Yeah. Ah, si Pongki, yung Pongki. Grabe din yan. Si Bay. Bago dumating si Benny Cheng, may Pongki alulor na muna. Oh. After that, Benny Cheng na. Titira ka ng lefty jumper niyan. Patay ka dyan. Ay, hey, Ginebra din yan po. Eh. Oh, ayan ang ano, nung first. Yes, 94. 94, nandiyan yan si Pongki. Yung first paglipat mo sa Ginebra, naging teammate mo. Yung mga veterans no, na umabot na abutan pa ninyo. Na I'm sure maraming pinasa sa inyo ng mga yan. I think next photo is also a Ginebra photo. Let's go there, Aaron. The next photo. Ano, it's Shell already. We go back to Ginebra. Sorry. Ginebra muna. Yeah. Atras tayo. So let's talk about other Ginebra happenings, no? Si Coach Jawo tumakbo ng senador, no? Oh. So medyo nawala. Bumitaw siya, di ba? Pumasok si Coach Rino, di ba? Some other Coach Allen Kaidik came in also. How did that change? Did that change ba yung ano, yung pagpatakbo sa team, yung chemistry ninyo? Yung samahan ninyo na iba ba? Medyo nag-change lang kasi yung siyempre iba yung kay coach, iba yung dito ang throttle So talaga purely business na talaga, talagang purely business. So kailangan you need to work hard,
para gamitin ka. Saka yung sistema, nag-iba na. So, siyempre si Coach Alan din. So, iba yung turo niya. So, marami rin natuto kay Coach. Talagang, yes, siya eh. Main man siya talaga pag yung gusto niya buong loob. Then, sa practice namin, nag-iba rin. Sa management, nag-iba rin. Siyempre, iba na. Iba na humawag. So, little by little, parang, I think 1 year lang ako naglaro dyan. Tapos, nalipat na rin ako puntang Santa Lucia. Yung kasama namin dyan mga Hinebra, talagang enjoy din kami bawat isa. So, I enjoy each of si Jolly, yung mga kuwela rin niya. Tapos si Lago. So, lalo si Valera, yung mga si Mervin, nag-enjoy din kami. Si Wilmer. Oh, naging barangay Hinebra na eh, itong time. Oh, talagang diba? Barangay first, Hinebra. So, barangay Hinebra talaga. So every time na we need to talagang marami pa, talagang hanggang yun. Yung alam mo yung charisma ni Coach napunta hanggang na yung generation. Talagang hanggang na yun, talagang they support the Hinebra because of Joe. Oh. Yung legacy. Oh, naman. Talaga, Hinebra is still the most popular team in the Philippines. Yeah. Yeah. It's because of, it started because of Joe, but then of course a lot of guys carried it on as well, yeah. No? And then until now, there was always, except for a few years, man, there's always that one or two characters na nadadala eh. May charisma rin, di ba? Until Mark Kagiwa, and then now you have Scotty Thompson, you know, all the way, di ba? Parang there's always somebody na ganun yun. Yeah. The torchbearer of the franchise, di ba? Tama. Lagi may... Naku, isa pa to. Yan. Aray! Yan. Ah, si Kuya Ricky. Masakit katawang ko pag nakikita ko yung pangalan ni Ricky Reloso. Pansin niyo yung mga bumabati ano na puro enforcer. Lahat enforcer ano, di ba? Puro siga eh. Sabi nila kabaro nila to si Benny Cheng eh. Diba? Hindi si Onchi de la Cruz pag dumating si Onchi de la Cruz. Oo nga, wala pa si Onchi dito pero di ba? Ta si Pix Sanchez. Di ba? But it's nice. Thank you for watching yung mga former pros, no? Ricky Relosa, Bernie Fabiosa, Ponky Alolor. Aldo Perez, andyan na naman. Aldo Perez, Ramon Dison, si Django Arce, nanonood din. Thank you to all of you. Vince, si Vicente. Pero hindi enforcer si Vince. Hindi enforcer yon. Sa golf course, enforcer si Vince Dison. No, so nangyari ngayon, so after six glorious seasons with Hinebra, sometimes not so good record but always favorite of the fans, na lipat ka and you were traded to Santa Lucia, di ba? Oh, tama. So napunta ka yung Santa Lucia. So, another trade, di ba? Sabi mo kanina, mixed emotions when you went from Coney Island to Hinebra, mixed emotions, medyo sad, medyo happy. Ngayon, ano naman yung feeling pagpunta sa Santa Lucia? Yung ba'y kasabay mo si Marlo? Hindi, iba pa yon. Oh, tama. Si Marlo. Yes. Kasabay mo si Marlo, no? So, kasama ko si Marlo. So, yun ang mga may, yung punta ko sa Santa Lucia, talagang welcome na nung ni Boss Buddy sa si Boss Exil Robles. They treat us well. So, talagang yung coach namin, si Coach Norman. Talagang, correct. Oo. Coach, si Coach Norman. Talagang, binigyan ako talagang break talaga ni Coach Norman. Tapos, sino kasama? Si Dennis, yung kasama mo. Si Mike Arquillas. Si Noy Palcasantos. Talaga yung mga body ko yan. Mga fighter. Mga fighter kami. Talagang, yung pumunta ko sa tuloy, gusto ko i-prove yung sarili ko. Yung first ko rin, conference ko sa tuloy, maganda. Second. Tapos yung third conference ko, alam mo, ang sa player kasi, minsan, na iba ugali. Minsan, pag ginagamit ka na, okay, nawawala ka sa vision, nawawala. Dati, masipag ako. Naging, hindi na ako sumusunod kay Coach Norman. Hindi na ako, pasaway na ako. Bakit? Ano nangyari? Kasi mangyari yung kala mong na,
makapag-sign ng contract dito ng 2 to 3 years. Minsan yung ugali mo, bigyan yung yung proud ka, sobrang proud ka na magaling ka. Minsan may mga player na proud ka, pero mangyari, yun ang naging downfall ko. Yun ang naging downfall ko. But talagang God make a way na nangyari yan. God the way na make nangyari yan. So, I think na yung nawala akong trabaho, talagang I was so depressed. Talagang sobrang depressed ako. Kasi imagine mo na 8 years ka naglaro ng basketball. 8 years ka nagbabasketball. Every 15-30, may matanggap ka. Namin, eh. Sa buhay ko, bahay, basketball, tulog, pahinga, basketball. Yun ang lives na 8 years. Sa 8 years yun. Then biglang nawala ang trabaho. Nawala akong trabaho eh. I was so depressed na 6 months wala akong trabaho. Then tryout ng tryout. Nahirapan, no? Talagang pagod na pagod to. Pero one day, na brother ko is a pastor. So, in-invite ako sa church. Then, in-invite ako sa church, sabi ko, sabi niya, parang gospel. So, yung pastor, yung may nag-share, tapos yung pastor, nag-share ng gospel. So, tinanggap po si Christ as my personal savior. Anong year yun? Anong year yun, Benny? 2000? 2000. So, that year na 2000 yun, so inaccept ko si Christ of as my person. Sa bahay, mayroong kanta, in Christ alone, I place my trust. Alam mo, fighter ako eh. Hindi umiiyak, pero that day umiiyak ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, malapit na birthday ko, makapag-sign ako ng contract. Sabi ko, pag nakasign ako ng contract, pupunta ako sa church yan, sa Christian Gospel Center. Pupunta ako sa prayer meeting, Bible study, pupunta ako sa Sunday fellowship, testimony meeting. Alam mo yung nangyari nun. So, nagka-try ako. Biglang tumawag si Ronnie Magsanok. Sabi niya, Brad, punta ka sa Shiel. Kailangan nilang forward. Try out ka dun. Si Coach Perry. So, pumunta ako 1 week. Nag-try out ako. Yung 1 week na yun, sabi ni Coach Perry, bibigyan ka ng 6 months contract. Then, sabi, punta ka sa opisina para mag-sign ng contract. Alam mo yung depression ko, hindi ko, nakakalimutan ko yung oras, araw, minuto. So, nasa opisina ako. So, nagsasign akong contract sa secretary. Sabi ko, mama, ano pong date na yun? Alam mo yung sinign kong contract, yung date na yun. Birthday ko, grabe. So, God answered my prayer. Talagang, yung talagang I-explain na ganun. So, dati ang Diyos ko dati, pag ako, pag yan, tinatabi ko lang. Pag kailangan ko, kunin ko siya. Pero that day, sinabi, I want to know you, Lord. So, as promised, I go to the prayer meeting, Bible study, testimony meeting, Sunday fellowship. Doon ko nakita yung how God loved me so much. Namatay siya sa cross ng Kalbaryo para sa akin. Then later on, nakita ko yung pagkakamali ko. God enlightened me. I'm mistake. Yung pride ko sa basketball. Yeah, yeah. Minsan naiingit ako sa mga player na laki ng sweldo. But ako, yung sweldo ko, ganun. Yung minsan playing time, minsan yung manager. Pero nakita ko, mali ako. Dahil kasi hindi ako nag-pursue. Hindi ako nag-practice ng maigi. Mm-hmm. Then that time yun, so mangyari. So, doon ko na nakita yung pagkamali ko. Pati yung God changed me, yung pagmamahal ko sa papa ko, mama ko. Maybe be sa viewer na may papa mama, you need to love them. Take care of them. Uh-huh. Kasi kami mga, pag mga Chinese na, bihira yung nagsasabi, I love you, papa. Okay, hug. Pero that day, sinabi Lord na, you hug your father and love. So talaga, I hug my father, mother, kinis ko. Talagang, God continued to change me. Hanggang ngayon, talagang truly God enlightened me. Pero mangyari yung merong nag-sign ng contract ulit. December 9, 2001. Ibang klase ito.
kasi hanggang yung kontrata ko niyon buhay pa rin. That's mm-hmm. the date of my baptism, accept Christ as my personal savior. God bless me. God forgive my sin. He always there to provide all my needs. He always there to take care of me. 24/7 andyan siya, and he give me eternal life. So talagang how I God changed me. Hindi lang yun. God continue to use me na nakapag-share ako kay sa mga kapwa player namin, si Boy Beats, sa mga teammates, sa Ginebra, kay team ko. God continue talagang, hindi ko alam bakit, pero yung passion na nangyari, meron nangyari yung insidente. Yung pastor ko, may pinuntahan kami dalawang lugar. Isa yung sa hospital, isa sa bahay. Sabi niya, nag-share yung pastor, sabi niya doon sa pangalan niyo, sabi niya, you want to accept Christ as your personal savior. Sabi niya, sa kanila lang, sa kanila lang. Then pumunta ko sa bahay, isang bahay naman, nag-share ng pastor namin, nag-share ulit na, you want to accept Christ as your personal savior. Sabi niya, yes. So, kikitin natin dalawang tao. Alam mo, after 1 week, 2 weeks, nag-text yung pastor, yung isang nasa hospital, namatay na. So, God give me a picture, talagang God give me a big picture ng buhay natin, hindi natin hawa. So, talagang God design all this thing. Kagaya ito, yung interview nito, is not... Oy! Nalang, nawala si Benny. Is it just me or sa inyo rin? Ah, I can't see him. Yeah, nawala. Naputol. Oh, I hope he reconnects. He's telling a really good story. Oo nga eh. Yun, Ben, nawala ka sandali. Yeah, Ben. Yun, nawala ka. Tuloy mo lang. Okay. Sige, tuloy mo lang. Nawala ka eh. Na-disconnect ka saglit eh. Okay na? Yeah, okay na. Sige, so tuloy muna. Okay na. So, yun lang. Just to share na this my convert story, how God changed my life. So, galing nga. Yung actually, story. Benny, yung birthday mo, yung pag-sign mo. But, so, yung pag-trade sa'yo to Santa Lucia, 1 year contract na lang natitira sa'yo noon? Yes, 1 year contract. O, kaya so natapos yung Santa Lucia dahil... hindi ka na renew dahil nga doon sa mga problema, hindi ka na nagpa-practice, Because of yung mga film, dumami rin eh. Hmm. Correct. Yeah. Walang opportunity. Yeah. Rob Parker yun. That's right. So dumami na sila. Then eventually nga, nag-shell ka. And then after, so you found nga your redemption and all of that. You played for Shell for half a year. What happened after that? Bakit hindi ka na tumuloy? Tumuloy. Actually, nag-tryout daw kay Coaching. Kasi sabi ko, gusto ko makapaglaro kay Coaching. Nag-tryout daw doon. So, alam mo, pag nag-tryout daw, nakapagod. Pag may edad na, ganun ba? Sinabi ko kay Coaching, kasi sabi ko, Coaching, ano bang status ko dito? Sabi niya, Benny, pang 13 ako. Then, alam mo, ang Diyos natin, buhay, kinakausap niya. Sabi ko, Lord, pag biglang sumakit na lang pa ako, ibig sabihin, sign na hindi lang maglaro. Alam mo, yung nag-practice, biglang sumakit pa ako. That's a sign, nag-stop na ako sa basketball. Then, nag-business na ako, tinulungan yung misis ko. So yun na yun, na-realize mo na at that point na parang tama na. That's enough na. No? Time to move on. Ito, nag-move on ka naman dito. Nagkikita-kita pa rin kayo nito mga matatandang to. Nabanggit nga ni Benny kanina, nag-reunion nga sila, di ba? Hinakap nga niya lahat sila. Grabe rin talaga yung sama nyo until now, no? Doon sa mga parang reunion game, mga tournament, yung, di ba? Yung... At saka iba-ibang henerasyon to, di ba? Bennett Pala, Rudy Distrito, di ba? Iba-ibang henerasyon na. Yes. Tama.
Grabe yan, si Jawo siyempre sa gitna. Joey Loizaga. Talagang close kami. Oh, may mga pic, may mga photos din yung nandito si Maki, 'di ba? Yung nakita-kita kayo sa Chiefs. Yeah. Andun ka rin, yes, 'di ba? Yes, sa Chiefs, sa Barney Noli dati, 'di ba? So, I remember that eh. Ganda rin ng mga pagsasama na 'yon, no. So yung experience mo sa Shell was okay naman. Coach mo dun si Coach Perry, 'di ba? For yes, Coach Perry. Siyempre, siyempre iba yung laro niya. Saka, so hindi nag-match yung laro sa kay Coach. So eventually hindi naman ako na resign ulit. Pero I enjoyed the company, lalo si Jerry, si Benji, mga talagang mabay din mga yan sila. So may time na pumunta kami rin sa Dubai to play sa Shell. So meron kaming reconnecting. Yeah. Pero doon nga sabi mo, feel up na sila, Rayback andun na, yeah. 'Di ba, yung mga teammates mo? Yes po. Tony, yes, De La Cruz. TDLC, oh, Tony De La Cruz, nandun na. Tama. So, yun na nga, pero at least naka-move on ka nga. It was easy for you siguro kasi sinabi mo nga, pag sumakit yung paa mo, tapos na. O, di nangyari nga. So, nag-move on ka na sa business, naging successful yung buhay mo and everything's okay until now. Hindi mo napisip pumasok sa coaching, Benny, after your playing career? Hindi ko naisip na pumasok sa coaching kasi ang coaching talaga, mahirap talaga. Hindi lang, ngayon kasi hindi lang yung kailangan may passion ka, kailangan yung mga player mo ituruan mo, hindi lang yung basketball eh. Yung ginawa ni Coach Yol, iba yung mahirap yun kasi he take care of us. Yeah, right. So inisip ko talagang hindi na, talagang wala na. So talagang tinulong ko lang ang misis ko mag furniture talaga, hindi lang yun talaga. Until now yung pa rin yung inaano nyo, furniture pa rin? Yes po, nag-buy and sell kami, nagsusupply kami. So, salamat doon sa mga dealer namin na sumusuport sa product namin. Salamat. Nagma-manufacture ka ng furniture? Ay, hindi. Buy and sell lang. Okay. Tinitignan ko itong picture na ito, yung Val David, pwede pa maglaro sa PBA, ha? Batak pa. Ayan. Ito, recently lang to. After ano to, after game 1? Ano mo, tine-check ko ngayon to, ano? Game 1 to. Tinitingnan ko ngayon list of NCAA champions. Yung championship nyo pala 91, that was the last Mapua championship. Correct. Ano na pala katagal. So, last year na yung, the last season was the closest. You got. Yeah, very hungry na, sobrang hungry. Yun na nga lang, kinapos nga lang, no? Tapos, nandun nga kayo, pati si Atoy ko was also there, no? Pinakita rin sa TV, kayo, siyempre, mga greats ng Mapua, yun na, kinapos, pero wala, pag ganyan, sumasama pa ba loob mo, pag kunya, yun, nung natalo, parang bad trip ka ba, o tanggap mo yun? Because that's the way God wants. Kasi mga nakita mo, true-blooded Mapua. Talagang masama loob talaga. Hindi kami former players ano, pero kahit nung natalo ka sa game 3, sabi ni Charlie, din daw siya manunod ng game 3. Oo nga. Wala na. Pero talaga. Oo nga. This is an episode ng mga talunan. Hindi naman mga talunan. Mga finalist. Finalist. Next year. Bawi tayo. Tanod na tanong ko dyan, Benny, na you're still in touch with basketball. Nanonood ko pa rin ng PBA, nanonood ko pa rin ng NCAA. Sino yung parang Benny Cheng? Pag nakikita mo naglaro, parang ako yan, ha? Hindi ko naman gini. Actually nga, for the past, hindi na masyadong nanonood talaga ng PBA, hindi na masyadong. Saka, minsan, click, ting-ting-ting na lang. Pero pag sa mga, pag mayroong sa NCAA, pag mayroong may game, talagang go watch, you know, sinusuport ko yung Mapua talaga. So, yung sa akin, kung sino ba, hindi ko masabi kung sino. Kayo guys, ano, sino parang Benny Cheng na nag-isip na ako. Nag-isip na ako ngayon, mga Benny Cheng ngayon. Pinakamalapit na isip ko, taga San Beda. Sino? Kasi, JB Mokon. Baga doon. Medyo bruiser, medyo rebound. Pero si Mokon, wing ang ano, ilaro ni JB eh. Pero si Benny naman earlier on eh.
Ang Cueva, but... Ang Cueva. Pwede, actually. Pwede nga, actually. Pero hindi ka naman kasing kangkarot. Hindi ka kasing kangkarot ni... ni Calvin. Pero galing, galing. Pero ang time namin kasi, naglaro pa kami. Physical na, pero yung kila Vice Philip, Freddy. Ay, ibang usapan yun. Iba yun. Iba yun. Nakakrami yung mga yun dahil sa physical eh. Pero na yun, naglaro na yun, hindi na masyado, parang gaya na, parang punting kibot, foul na eh, parang gano'n. So yung mga tao, hindi na, yun ang... Mag-celebrate ka nga lang after a dunk, technical na eh. Diba? Yun ang nangyari. Yun ang nakikita ko. Speaking of mga dating mapuwa pala, isang may nanonood from Winnipeg. Tama ba? Oh. Yes, si, yeah, Ricardo De La Peña at napaka-ginaw daw. Richard De La Peña. May negative 47. Minus 47. Ha? Kilala mo naman si Richard De La Peña. Benny, tatay ni Kelvin. Oh, tatay ni Kelvin. Yeah, MVP diba? Na mapuwa. Minus 47 daw sa kanila ngayon. Di ko alam kung ano ibig sabihin nun. Sobrang lamig nga. Minus 47, it's negative 47 and it feels like 50-something. Negative 50-something dahil sa hangwind factor. Crazy, di ba? So okay na tayo. Okay na tayo dito sa Pilipinas. Huwag tayo magreklamo sa init dito. Mas okay tama, na to. Tama. Diba? Pero ano, congratulations pa rin sa Mapua. Well done pa rin yan. Ang dami niyo tinalong mga... Well, nobody really expected Mapua to make it all the way. Yung mga ganon, di ba? Ganon naman kami sa Mapua eh. Pag yung game, hindi kami, alam mo, mahirap magsalita eh. Parang yung, kung sino lang pumasok sa Mapua, yun lang. Yun lang ang tao namin. Hmm. So yung nag-champion kami 90-91, si Coach gumawa ng paraan na kumuha siya ng yung mga players sa mga naglaro sa school parang EE so mga engineer naglaro nakita niya si Kevin Ramos o Coco Cabrera so pinirate niya sabi niya maglaro ka so una ayaw pero naglaro din doon na nag-start na dahan-dahan so si coach talagang matiyaga rin kasi yun yun lang kung sino, wala naman kaming masyadong budget eh. Ay, naalala ko, ang allowance namin, 5 pesos. 5 pesos per day. 5 pesos per day, wow. Ano na bibili? Pero 80 yun guys, 80 yun, 80 yun. Oh, pero 5 pesos, ano yun? 5 soft pesos, come on. Mababa yun. Mababa pa rin. Kasi naalala ko, yung high school ako, nung mid-80s, ang varsity team namin, si Coach Lito, 15 pesos na sila noon eh. Uh-huh. High school pa lang every game. Kaya 5 pesos, Diyos ko, sobrang baba naman. So, pero panahon natin, ikot 60 centavos ah. Oo, tama. So every year, kung kinukuha yung pera, so para mas malaki. So, talagang ang player ni sobrang sobless talaga. Oh, 'di ba? Iba-iba talaga ngayon, 'di ba? Bago ka pa mag-commit, meron ka na nakuha. Ngayon, 'di ba? Ino-offer ka na ng the moon and the stars and the cars. 'Di ba? And the cars. Tama, and the cars. And the house. Yeah. The house, 'di ba? Condo naman. Bahay. Oh, anyway, so okay. Ganoon talaga. Okay. Bago tayo pumasok sa ating mga segments, Benny, before we go to the segments, before we go to the Twilight Zone, I have a question, Benny. Ano yung legacy mo sa... Anong parang gusto mo, paano mo gusto maalala ka ng tao? Pag inisip ng mga tao ngayon, si Benny Cheng, ganitong klaseng player siya. Ano yun? Wala, yung parang yung legacy ko. Minsan, yung mga tao sinasabi, banger ako. Depende ako. Hmm. Pero ikaw, yung personal ano mo? What? Ang personal ko talagang talagang personal ko is I need to bring back to other people, my co-player na to concern yung soul kasi each of us may soul tayo. So
not a paalala, opportunity to share the gospel, how God changed my life, how God loved me, how Jesus died on the cross for my sins, how I accept Christ as my personal Savior, and how I can continue to share the gospel to other people. Yun ang gusto kong ganyan lang, gusto lang masyad. Kasi ang buhay natin, hindi natin hawak eh. Kasi God give me opportunity na naging player ako 1991, ang champion, back-to-back, naglaro sa PB, kay Joe. Merong connection eh. Kasi ngayon, siguro kilala. Siguro pag hindi ako kilala, hindi mo naman invite eh. So, God give me a vision na I need to share the gospel. Sa other people, talagang God continue to, by the grace of God, to sa company, sa barangay, high school, college, D-League, PBA, kung may opportunity, I can share the gospel. Yeah, may pagkakataon kang gawin yan mamaya, pero may segments tayong kailangan na daanan. Umpisahan natin dito kay Charlie. Yeah, look, so let's enter the Twilight Zone. Let's enter the Twilight Zone. That was the Benny Cheng story, but we're not done yet. The Twilight Zone. Unang segment natin sa ating Twilight Zone is a segment that we call X's or O's. And in X's or O's, that's brought to us by Tuminugan Farm, your private paradise at the heart of Bukidnon. If you need to relax and unwind, why not rejuvenate and reconnect with nature right at the foot of the Kitanglad Mountain Range in Bukidnon? You can choose from a wide range of accommodations, the farmhouse, the bungalow, the cottage, or the tulugan. Tuminugan Farm can accommodate entire families, groups of friends, backpackers, and even team-building events. So go to tuminuganfarm.com or their Facebook and IG for more information. Book now. You can start your Mindanao adventure there today. Beautiful place. Tingnan mo naman yung mga photos na yan. Okay. Benny, sa X's or O's, may mga choices akong bibigay sa'yo. Mamili ka lang. Hindi mo kailangan explain kung bakit mo pinili. Basta may listahan ako. Sabi mo lang kung ganito o ganyan. X or O. Ganun lang yon. Okay? So let's go na. Start na tayo, ha? At hindi ako nagsastart ng away dito. Kailangan lang mamili ka. Preferences lang. Number one, Joel Banal or Alan Kaidik? Coach Joel. Joel. Chot Reyes or Norman Black? Chot Reyes. Chot, okay. Okay. Jerry Codinera or Marlo Aquino? Papa Marlo. Papa Marlo, okay. Noli Locsin or Alvin Patrimonio? Naku, mahirap yan. Dalawa sila. Tabla. Okay, tabla. I was expecting that. Okay. Abby King or Terry Saldana? Si Kuya Abby. Abby, okay. Clear naman yun sa story kanina. Okay. Vince Heason or JB Gayoso? Ito mga tenistang to. Hindi, mga love ko yung dalawa din eh. Hindi pwede, dalawa sila. So, tie na naman. Okay, tie. Dalawa, alam mo, dalawa mga... Mga kapatid yan, brother in Christ. Okay, okay. Ito, si Bal David or Olsen Rasela? Nako, isa pa rin yan. Mga mahal ko rin yan. Si Olsen, Papa. Mga ganyan, si Olsen talagang, even the 1 year kami, talagang maski rin yan. May connect pa rin kami. Tabla na naman. Okay. Ito, Wilmer Ong or Albert Ramos? Pareho talaga. Wala na, binigyan mo ng pagkakataon. Wala eh. Tabla na. Oh, tumabla na lahat eh. Mahal ko yung mga yun eh. Mga mahal ko yun. Ito, mga coach ngayon. Pido Harenso or Frankie Lim? Pido. Ronnie Magsanok or Dindo Pumaren? Ay, grabe. Si Papa Ronnie. Ronnie Magsanok. Papa Ronnie. Okay. Hindi ko pwede makalimutan yung ganyan. God destined na siya. He correct. Ronnie Magsanok. Oh, siya yung tumawag. Okay. Dennis Espino or Jerry Codinera? Si Papa Dennis. Papa Dennis. Okay. Mitchell Wiggins or Steve Hood? Wiggins. Okay. Ako rin, dun din ako eh. Oh, Tyrone Hopkins or Chris King? Si Chris King. Brother Chris King. Okay. Alex Coles or Henry James? Henry James.
Henry James. Ito, Ansu Cissé or Chris King? Chris King. Chris King pa rin. Ha? Magaling din si Ansu. Okay, ito. Reggie Fox, Fred Caulfield, or Derek Rucker? Ba? Nakalimutan ko niyan. Nakalimutan mo na. Okay, 96 third conference. 96 third conference. Wala out, out. Wala, wala. Wala ka may pipili. Hindi mo na maalala. Collins ba? Collins? Si Caulfield. Caulfield. Yung pangalawa. Magaling yun. Parang sumusit ko. Gumagano. Makin na yun eh. Oh. Makin na yun maglaro. Okay. Caulfield. Yun, eh. Saka NBA vet yun. Ito. Dennis Edwards or Leon Trimingham? Dennis Edward. Siguro Dennis Edward. Dennis Edwards, okay. Ito, Mapua 1990 or Mapua 1991? Both yan. Both, ha? Okay. Akala ko sabi mo 91 dahil ikaw yung you're the man. Eh. Mahal ko yan na yan. Alam mo, yan 1991, mga, marami yung mga kumpare dyan, tsaka mga, tsaka inaanak, talagang mahal ko yan. Ay, marong Kilio, si Nerio, talaga. Okay. Okay. O ito, ito. Bantayan si Vergel, si Bong Alba, or si Samboy? Bantayan, ha? Oh, lahat, sinong... babantayan ko yan. Ha? Sinong pinakagusto, sinong pinakagusto mong bantayan sa tatlong yan? Siyempre, si Samboy. Vergel. Samboy. Samboy. The late Samboy. The late, now the late Samboy. Mm. Okay. Ito. Ha? Mga manager ng team. Bear Navarro, Samboy. Ding Panganiban, or Bunny Encarnado? Si Ninong Bernabe. Ninong. Bernabe. Ah, Ninong niya pala. Oh. Oh, ito. Ito, tanong. Wait. Toyota or Crispa? Nako, mahirap yan. Dalawa yan. Ayan ang hindi pwedeng tabla. Ayan ang hindi pwedeng tabla. Hindi pwedeng tabla. Kailangan mamili ka dyan. Ha, Chris ba? Ako, dalawa. Hindi pwedeng isa. Marami magtatampo dyan. Pero wala, wala. Sino bang Mapua na Toyota? Si Ricky. Sino pa? Di ba? Sa kabi Mapua. Eh. Pag sinabi mong Atoy ko tsaka Hubalde, malamang lamang yun. Eh. Wala nga. Sa Mapua. Isip ko Leo Isak, pero hindi pala siya ng Toyota, ng Ginebra pala siya. Oo nga. So wala, wala Toyota Crispa, tabla? Tabla. Ngayon lang ako, nakarinig ng ganun. Oo nga. Ay, oh, ito. Atoy ko, Alvin Patrimonio, or Freddy Hubalde? Naku. Yan. Naku. Mga legend yan. Oh. Alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Pag dumadaan ako sa Mapua, nakikita ko yung mga pangalan nila. Sabi ko, one day, sabi ko, mga pa-champion ko rin ng Mapua. O, yun na nga. Grabe, grabe. Palalo na si Coach Leo, nakikita ko yung trophy niya, 1981. Saka sila Bakuli, saka sila Bonga. Oh, grabe. Correct, si correct. Yun ang inspiration ko talaga. Inspiration mo. So wala, tabla na naman. Okay. Oh, ito. Sino mas gusto mong kalaban? San Beda o Letran? San Beda. San Beda. Okay. Sino mas gusto mong kalaban? Alaska o San Miguel? San Miguel. San Miguel. Starting or off the bench? Starting off the bench. Ano? Off the bench ka? Off the bench. Off the bench. Defense or offense? Defense na. Yun na yung nangyari. Yun na yung nangyari. Oh, and the last one. Oh, please show the photo, Mr. Aaron. Sino? Si Gretchen? Si Ale? Alice? Si Kring Kring o si Don? Grabe, ba? Alam na ng asawa. Bago yan ah. Hindi, hindi. Sasabihin mo naman sino pinakamaganda. Diba? Sinong... Alam na ng asawa ko niyan kung sinong crush ko. Sino? Sino? Si Alex Dixon. Alice wins today. Yeah. Okay, that's XSROs. I can feel it. Alice Dixon wins for episode 203. That's XSROs. I'll go over to Mr. Zarate now for his what are the odds? What are the odds? Hanapin ko lang babasahin ko. Yan. Ah, make your game watching a bit more interesting.
Arena Plus is user-friendly and made for real sports fans. It isn't just about the bets. It's about deepening your connection with every play. But play it smart. Stay within your limits. Bet what you can afford to lose and never chase your losses. Arena Plus, it's where your enthusiasm for basketball and the excitement of the game come together. Enjoy the game responsibly. Download the app today. Regional laws and regulations may apply. O eto ang ating what are the odds? What are the odds na nanalo ang Gordon's Gin noong 1997 kung hindi kayo nagpalit ng import? Kung si Tyrone pa rin yung import nyo na hindi si Chris King. Kunyari si Tyrone lang nag-import nyo. Tingin nyo magcha-champion pa rin ba kayo noon? What are the odds na mag-champion kayo noon? Hindi siguro. Talagang yung si Chris King may magic eh. Talagang talagang yun ang nakatulong sa amin si Chris King talaga. Mga nag-champion doon. Saka sama-sama kami. Yung talaga. O ito pa, what are the odds? Kung nakapag-insayo ka na maigi sa Santa Lucia, what are the odds na naging prolonged pa ang PBA career mo? Ay, magtatagal pa ako. Suro. Kasi si Coach Norman, hindi naman favorite ako eh. Pero yung third conference, nag-iba na galing ko. Pero talaga, alam mo si Coach Norman, nakita kami ni Coach Norman yung sa, kasi sabi ko, Coach, baka pwede ko mag-share sa Meralco. Sabi niya, I will ask the management. But doon din ako nakapag-time na, Coach, sorry ha. Because dati hindi ako nakinig sa'yo. Sabi niya, no, it's okay ko. Sabi niya. Kaya okay na kami ni Coach Norman. Matatanda na rin kasi tayo lahat eh. Pero, correct. That's my segment brought to us by Arena Placid. Sa'yo. Okay, Benny, ako may tanong lang ako sa iyo, no. Sino sa para sa iyo the top 5 Mapua Cardinals of all time? Nako, madali na 'yung tatlo diyan. Alvin. Mhm. Ah, yan si, na. Si Freddy. Si Atoy. Ayun, tatlong si MVP 'yun. Ba, may Romeo Amarilla. Amarillo, okay. Si Leo. Marami actually, marami. Marami. Pero yun na yung unang five eh. Yun na yung unang five eh. Yun na yun. Yun na yun. Yun kagad na yung mahihisip mo. Point guard mo si Coach Leo, ano? Then, dos mo si Atoy. Tres mo si... Tres si Freddy. Oh, quatro si Alvin. Saka tapos si Mama ang ano, sentro. Si Mama yung center. Kalaban yun. Nice. Okay, that's the five. Yan na yun sa'yo, Sid. That's it? That's for you? Yes. May nagtatanong. Ano itong tinatanong? Ano? Ari ng Sardinas Factory sa Malabon? Hindi. Pamilya nyo? Hindi. Hindi. May tanong si Bebot eh. Sorry. Tinatanong. Okay, so that's the segment of Sid Ventura. We're gonna go into our last segment. Sid, you need to go? If you need to go, you can take off if you need to. But before we enter our Hello Porky segment, Benny, we give you this chance, no? For a short, you said you wanted to spread the word for a share few minutes. Your gospel now, yan. You can go. So, you can go now. So kanina sinasabi ko na ng buhay natin, hindi natin hawak. Kailangan tanggapin natin si Christ sa puso natin. Kagaya niyan, kahapon, I'm thinking, ano ba ang dapat share ko? Una, naisip ko si Coach Joe. Sabi ko, alam mo si Coach, siguro last 3, nakita kami ni Dodo, sabi ko, Dodo, baka pwedeng visit si Papa. Alam mo naman, mahirap na mag-visit eh. Pero I like the invitation, each of you, di ba kanina, we need to accept Christ as your personal Savior. Even though sa mga nanonood, viewers, I pray na tanggapin natin si Christ sa puso natin. Kasi siya lang the way. Kasi John 4:6, I'm the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him shall not perish. Si Jesus lang talagang, Jesus Christ lang ang, we are going to heaven. Wala na, siya lang talaga. So naisip ko na maybe this eternal of basketball, marinig ni Coach Joe. Coach, mahal ka namin, Coach Joe. Pero I have a request. Pwede ba, Charlie, Sid, please just we bowed our head and follow this simple prayer and accept Christ as your personal Savior.
I pray, Coach Joe, you can follow this even though sana nakikinig ka. Lord Jesus Christ, I'm a sinner. Forgive me all my sin. Lord Jesus Christ, I open my heart and accept you as my personal Savior. Make me the person you want to be. In Jesus Christ, our Lord. Amen. Lord, thank Amen. You, Lord, for this Amen. Day. An opportunity that I can share the gospel. And also, I like how you changed me, how you love me. I pray those who pray in an acceptance, I pray may continue to guide them, make them grow, help them that the opportunity to share the gospel also. We praise you, worship you, in Jesus Christ our Lord. Amen. 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 Thank you, Pat. Thank you talaga. Thank you sa inyong tatlo. Thank you sa thank you rin sa iyo. Our pleasure. It's our pleasure. Salamat sa iyo talaga. May kwento na, may blessing pa. Ano ka pa? Yes. Di ba ayos na? What diba? A way to start 2024 sa yeah. akin. Yes sir, yes sir. Thank you so much for that. And well, you know, this is the portion I was telling you about, Benny. It's called Hello Porky. Yan ang bati ni Joe Cantada sa kanyang mga pamilya, sa anak niya, si Porky Cantada. Now it's your turn. Pwede ka nang bumati. Greet all your friends, your relatives, whatever. Anybody you want Grabe to shout out mo. To. Grabe, marami salamatan mo. Kasing, marami itong dami yung pagsasalamatan talaga. Grabe. Una, yung pinamamahal kong asawa, Imelda Sandelchen, talaga. Through the year na college pa lang kami, boy-girlfriend, hanggang yan. His support me talaga. Naalala ko yung nasa RC Cola ako, natamaan ako, bumagsak. Talagang, yung unang tingin ko, ando yung misis ko na, ando ko na yung girlfriend ko. Talagang, I'm so blessed na, until now, he support me. My beautiful three children, Doctora Ira, Cheng, my second younger, Byron Emmanuel, Iris Cheng, yung mga mahal ko mga anak ko yan. Tapos mga, yung brother ko sa Taiwan, Pastor Willie, Sarah, my second brother Wilson, without him, I cannot play basketball. Nakita ko yung paano siya naglaro. Daisy, DJ, Desiree, Dennis, yung pamangkin ko, Conchita, Bayoko Willie, Stanley, Cassandra, Arvin, ang kapatid kong maganda, Christina, sila Ted, LB, Bennett, Benedict, Patrick, Kadring, Lydia, Attorney Eric, Erickson, Lorraine, Ate Evelyn, Leo, Leah, Mayan, Kenneth, Francine, Kawili, Eva, Leo, Dr. Proilan, Kari, Justine, Gio, Presi, Julian, Celine, Allison, James, John, Joyce, Ronron, Tintin, Tim. And to the family of Uy family, Josie, Mila, Basilio family, sila Bong. Yung mga pinsang ko sa Kainta, sila Ate Linda, and the rest of my uncle. Yung mga kababata ko, Alvarado boys, alam niyo kung sino yan. Then to my second family, sa Daronquillo family, dahil kasi he treat us as a second family. Mario, Tuna Toto, Ruiz family, Larcy, Leslie, Sunny Rodriguez, Joey Biduya, Alfred Bartolome, Boss Miguel, salamat sa opportunity na paglaro sa mga classmates ko sa Jinan, cultural, coach ko si Chua Pilin, mga teacher ko, Mapua, classmate ko, at yung mga our late, Amang Lopez, thank you, Coach Trajano, Coach Joel, I'm Jenny and Banal Kids. Salamat. And important yung minsan nakakalimutan si assistant coach ng Mapua, Hill Ancheta. And Nap Gutierrez, salamat late. To the may mga naglaro sa mga commercial league punks, William Uy, South Star family, Coach Vicente. To all my teammate, kailangan mo sabihin to, Boogie Ilonio, Manny Balsar, Nero Ronquillo, Bong Marasigan, Gary Topacio, EJ Madrid, Gary Nicolas, Gary Topacio, Randy Alcantara, Melchor De La Torre, Chester Lemon,
Tapos si Darren Evangelista, George Baltasar, Reynoso, Oka Cabrera, Jose Abad, Kevin Ramos, Ruben De Rosario De La Rosa, Mario Santos, Amat Utam, Atong Dennis Pimentel, John Jembrisan, tapos our late Oscar Rucha, Henry Mariano, Taddy Ramos, and yung palagi nag-o-organize na namin si Banjo Hilbuena. And to the my coach, si Coach Bongo Assistant, si Coach Willie, Bernie, salamat. Si Chot Narbasa, Sunny, Coach Sunny, si Coach Rino, Coach Philip, si Alan, Coach Alan, Coach Norman, Perry, Joey, si Mendoza, and salamat po kay Boss Jaime na paglaro sa Coney Island, Boss Cohuanco, Boss XC, Boss Nanciel, Boss Bernabe Navarro, and also na sa Ginebra si Boss Ramon Ang, kasi without this wala tayo dito. So I'm also thankful si Pastor Jerome, Sister Wills, Sister Pe, every week may have Bible study sa office namin. To my Christian family, Christian Gospel family, to the mga solar young couples for praying for me, thank you. And Caloocan Branch, Makati, Cubao, Cebu, Osamis, Iloilo, Valenzuela, Taiwan, US, and my Roosevelt family, salamat. To Brother Joseph Edison, to our pastor, Pastor Moses, Eden, Aaron, Predimar, Benaya, Kerbin, my partners sharing, si Pastor Philip. And salamat po sa inyo lahat, sa mga teammate ko na nakalaro ko sa PBA. Salamat sa inyo, sa suporta. Salamat sa tulungan natin. And to all the fans ng Ginebra, Pure Foods, Shell, Santulia, salamat po sa inyo lahat. And to our dealers na sumusuport sa furniture, salamat po sa inyong support. Salamat po, Charlie Sid Noel, sa pagkakataon na to. It's a privilege po sa inyo lahat. Wow. Thanks so much, Benny. Salamat. I'm sure you matutuwa lahat ng mga binanggit mo dyan. So, pag may nakalimutan ka pa dyan, pag may nakalimutan ka pa dyan, may magtatampo na talaga. Oo nga. Oo, sa dami. Ganun nangyari. Okay. Thanks so much for that. Aaron, let's put the slide on for Noel. Yep. Okay, go, Noel. Of course, it is 2024 and Masterclass PH and Head Start Academy will begin the year with our basic sportscasting workshop. Yan, nakikita niyo po kung sino mga speakers kasama po dyan. Si Attorney Kuna as one of our speakers. Kasama rin, Sev Sarmenta, Coach Jude Roque, and Miss Risa Diaz. Magaganap po ang ating basic sportscasting workshop from Masterclass and Head Start on February 2 to 4, starting 9 a.m. Diyan po sa SGS Foundation Building sa Araneta Avenue, Quezon City, kung saan po nagpa-practice ang PLDT team ng PVL. So, if you want to learn more about our upcoming basic sportscasting workshop, yan po yung dalawang naging estudyante ko, by the way, si Sid Ventura at saka si Charlie Kuna. And you can follow the Masterclass PH Facebook page and the Instagram page. May sasagot po sa inyo niyan. We already have 8 enrollees. We capped the class at 24. So, we have 16 slots remaining. Matagal-tagal pa naman, but I encourage you to get your slots as early as today. Our basic sportscasting workshop this coming February 2 to 4, courtesy of Masterclass PH and Head Start Academy. Follow Masterclass PH on Facebook and on Instagram. Maraming salamat, AEOB, for allowing me to plug that. All right. Thanks for that. Okay. And before we go, we'd like to remind everybody we're part of the Global Ebola Network. Thanks to Aaron and the rest of the crew. We also think, of course, we're powered by San Miguel Corporation in cooperation with Tuminugan Farm and Arena Plus. And we thank PBA Archives and PH Sports Bureau for the photos and all the information that we share. Sino nag-birthday? Siyempre, marami nag-birthday noong December. Di na lang makabati. First week ng January, nag-birthday. Michael Young, Paul Mokeski, Tito Varela, Tonichi Ituri, B-Boy Ravanes, Maki De Hoya, Andrew Fields, and of course, Chairman Dickie Bachman kahapon. Birthday niya. So happy birthday to you guys. And thank you for joining us for episode 203 of An Eternity of Basketball. Benny Cheng story. Nasabi na, nabanggit na rito sa AEOB. Thank you so much, Benny. Mabuhay ka. More power to you, to God be all the glory. God bless everybody for watching. That's the show. It's now in the books.
on behalf of my partners Noel Zarate and Sid Ventura, ako naman po si Charlie Cuna. We will announce our next guest for episode 204 as soon as we can on our Facebook page. Please follow us on our Facebook page. So that's it for today. Benny Cheng, maraming salamat. Mabuhay ka. Salamat, Benny Cheng! Take care, guys. We'll see you. Ingat-ingat po lahat. Bye. Happy New Year. All right. Thanks, Benny. A leader in key sectors so vital to the growth of our nation. Food, beverage, packaging, infrastructure, energy, and power. Proudly Filipino, through our well-loved brands, we carry the flag overseas. Yet we've always held out for ourselves a larger purpose. To use our scale, size, and dynamism to deliver products and services that can unlock and accelerate new opportunities for growth and drive our economy forward. We are committed to contribute to a resilient and globally competitive Philippines, where businesses like San Miguel can use their resources and imagination to expand the economy and ensure that prosperity is widely shared. Today, our focus is on generating investments and projects that will enable our country to achieve its full promise. Malasakit is woven into all that we do, from ensuring that more Filipinos are food secure, have access to reliable, sustainable, and affordable energy, world-class roads, airports, mass transit, stronger communities, and greater economic opportunities. We are helping build the Philippines that can carry our 110 million strong population into a future whose defining challenges of our time will be an energy transition, resource scarcity, and the need for greater inclusiveness. As a company, we have set our sights on building the nation of our dreams. By leveraging our expertise, leadership, and reach, as San Miguel, we will do what it takes to build a better future for all Filipinos.